This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Ang valedictorian pagdating sa pagpapakilig. Ba't ganyan yung trumato ng tao? Ang yabang-yabang mo, no? Stay out of my sight. He's into her. First honor din, hindi lang sa mga Pilipino. Maging sa ibang parte ng mundo. Kilig talaga ako. Definitely into her. That is true love. Record breaker at number 1 sa iWantTFC. Most watched weekend program sa Kapamilya Online Live. Ang gwapo mo. Ano sabi mo? Ang gwapo ko? Bingi, sabi ko, ang gago mo. Achiever sa pagpapatrend sa Pilipinas at worldwide. The best pagdating sa sales ng merchandise. Winner sa charts ang theme song by BGYO at sigurado by Bel Mariano. Last August 6, nangyari ang biggest barkada event of the year, the Benison Ball. The highest attendance for a single night concert in history with 35,000 tickets sold. Go Bats! Fighting win! Hoo-ha! Hoo-ha! At tuloy-tuloy ang achievements. Panalo tayo sa prestigious Asian Academy Creative Awards. National winner for Best Original Program by a Streamer or OTT. Patunayan natin. Direct Chad Vidanes. National winner for Best Direction Fiction Category. He's Into Her by BGYO. National winner for Best Theme Song. At hindi pa natatapos ang lahat dito. Ang Hit Into Her po ay magkakaroon na ng Season 2! See you sa Season 2! Lahat tayo gagraduate ng Benison. Lahat tayo magmamahal. Lahat tayo magiging happy! Go Friends Love and Win! Hoo-ha! Falling in love is easy. Kahit anong mangyari sa mundo, hindi tayo maghihiwalay. Promise. Staying in love is hard. Sana natanggap ka na bilang future son-in-law. Naging instant pamamanhikan. Hey! Game na! Daddy lang yung Max yan, no? Kalma ka lang. Boy, and really. Guys like that, nakakasira sila. Lalo na kapag ungkata ng past. A parent has filed a formal complaint against you, Dave, for all the bullying you did. So ano po ibig sabihin nito? Expulsion. Care to explain to me why you're being subjected to a formal inquiry in school? Sorry, Dad. Sorry's not enough. This summer, the bearkada is growing up with new faces to watch for. With more kilig. But the girl who never fails to make me laugh. Coffee! Nasa ako alam dyan sa mga art-art chuba nyo. It's nice to have someone who takes what I say seriously. Lahat yung nagawang joke. Next level drama. Galit ka pa rin sa akin.
At heartache? Sa mga yanays po, sa penthouse. Nung isang gabi po umalis ng buong pamilya nila. Mula sa sigurado. Pinapangako ko sa'yo. Nawala ako. Ito bago. O inilihim sa'yo. Magiging komplikado. Ayoko mawala ka sa buhay ko. RJ, mahal ko si Dave. Did you kiss him? I deserve the truth. And I deserve your trust. You never trusted me at all. We finally have a chance to get them back. Ba't palagi sa kanya ka lumalapit? Ex mo to, ako boyfriend mo. Tuwing kinakausap kita, feeling mo nagsisinungaling ako. So paano? Dave, mahal na mahal kita. You made a promise. No lies. No secrets. Is love still worth choosing? Hindi kita bibitawan. Kapit ka lang. He's Into Her Season 2, directed by Chad V. Vidanes. Stream it first on iWantTFC and watch it on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, and A to Z. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. Ang valedictorian pagdating sa pagpapakilig. Ba't ganyan yung trumato ng tao? Ang yabang-yabang mo, no? Stay out of my sight. He's Into Her. First honor din, hindi lang sa mga Pilipino. Maging sa ibang parte ng mundo. Hilig talaga ako. Definitely Into Her. That is true love. Record breaker at number one sa iWantTFC. Most watched weekend program sa Kapamilya Online Live. Ang gwapo mo. Ano sabi mo? Ang gwapo ko? Bingi, sabi ko ang gago mo. Achiever sa pagpapatrend sa Pilipinas at worldwide. The best pagdating sa sales ng merchandise. Winner sa charts ang theme song by BGYO at sigurado by Bel Mariano. Last August 6, nangyari ang biggest barkada event of the year, the Benison Ball. The highest attendance for a single night concert in history with 35,000 tickets sold. Go Bats! Fighting win! Hoo-ha! Hoo-ha! At tuloy-tuloy ang achievements. Panalo tayo sa prestigious Asian Academy Creative Awards. National winner for Best Original Program by a Streamer or OTT. Patunayan natin. Direct Chad Vidanes. National winner for Best Direction Fiction Category. He's Into Her by BGYO. National winner for Best Theme Song. At hindi pa natatapos ang lahat dito. Ang He's Into Her po ay magkakaroon na ng Season 2! See you sa Season 2!
magagraduate ng Benison, lahat tayo magmamahal, lahat tayo magiging happy! Go friends, love and win! Buha! Buha! Falling in love is easy. Kahit anong mangyari sa mundo, hindi tayo maghihiwalay. Promise. Staying in love is hard. Sana matanggap ka na bilang future son-in-law. Naging instant pamamanhikan. Hey, game na! Daddy lang yung Max yan, no? Kalma ka lang. Boy, and really. Guys like that, nakakasira sila. Lalo na kapag ungkata ng past. A parent has filed a formal complaint against you, Dave. For all the bullying you did. So ano pong ibig sabihin nito? Expulsion. Care to explain to me why you're being subjected to a formal inquiry in school? Sorry, Dad. Sorry's not enough. This summer, the bearkada is growing up. With new faces to watch for. Elf? With more kilig. But the girl who never fails to make me laugh. Kasi ako alam dyan sa mga art-art chuba nyo. It's nice to have someone who takes what I say seriously. Lahat ginagawa ang joke. Next level drama. Galit ka pa rin sa akin. At heartache. Sa mga yanays po, sa penthouse. Nung isang gabi po umalis ng buong pamilya nila. Mula sa sigurado. Pinapangako ko sa'yo na wala akong itatago o ililihim sa'yo. Magiging komplikado. Ayoko mawala ka sa buhay ko. RJ, mahal ko si Dave. Did you kiss him? I deserve the truth. And I deserve your trust. You never trusted me at all. We finally have a chance to get them back. Ba't palagi sa kanya ka lumalapit? Ex mo to, ako boyfriend mo. Huwag kinakausap kita. Feeling mo, nagsisinungaling ako. So, paano? Diba, mahal kita. You made a promise. No lies. No secrets. Is love still worth choosing? Hindi kita bibitawan. Kapit ka lang. He's Into Her Season 2, directed by Chad V. Vidanes. Stream it first on iWantTFC and watch it on Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, and A to Z. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. This will be the best time of our lives tonight. Best time of our lives. Best time of our lives. Hello, students, parents, and bearkadas, at higit sa lahat sa ating mga kapamilya all over the Philippines. Isama ko na rin ang ating mga kaibigan dyan sa Indonesia, Apakabar, at syempre, at sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa anumang panig ng mundo. The excitement is definitely on sa nalalapit na Season 2 ng He's Into Her. Ako po si MJ Felipe. Samahan niyo po ako this afternoon as we bring you the much-awaited comeback of your favorite bearkada.
simulan natin ang surprises today as I give you a few guidelines to guide you through our General Assembly ngayong hapon. Number one, always be on time. Okay, be prepared because any moment, ipapakita namin sa inyo ang isang surprise, which is a poster 2, second version ng poster ng He's Into Her Season 2. Number 2, para sa ating mga press and bloggers, because this is a media con and we've invited a lot of press people to ask questions, of course, and to talk about this, what's new this season, no? Ano yung kailangan abangan? So a few guidelines lang po, please turn on your camera and audio if it's your turn. Pag tinawag ko na po kayo to ask your question. In the meantime, stay off-cam and muted. Salamat po. And number 3, stay in your seat. Dahil nga media ko nito, alam nyo naman, you know, the questions and the answers, it's gonna be really, really exciting. And alam kong mapapakapit kayong lahat sa experience ng media ko na to because I know all of you are so excited for season 2. Okay, but before I go on, I must say, iba talaga ang chemistry na nabuo ng He's Into Her Bearkada. Iba yung kilig na binigay ng bawat eksena eh, saka ang kwento ng bawat isa. And coming from a successful season 1, ngayon, mapapanood na natin ang season 2. Now, what makes season 2 special? Damang-dama ko yung ano eh, yung Gen Z vibe. At ngayon pa lang, I'm sure excited na kayong mapanood ang He's Into Her Season 2. Dapat abangan ng more kilig vibes and of course, the lessons na hatid sa ating mga Gen Zs. Diba? And speaking of Gen Z, syempre hindi ako papahuli with my newest fashion accessory from Samsung. The Samsung Galaxy Z Series opens me to new possibilities and experience. With its unique and refreshing design, I can easily flex this with any style. Now, just like the Samsung Galaxy Z Flip 3G, let me say that again. The Samsung Galaxy Z Flip 3 5G. It gives me a completely different experience from socializing, capturing, and expressing my inner Gen Z style. And it matches any of my outfits because it's compact and cool design. Perfect kabonding ang Samsung Galaxy Z Fold 3G, Samsung Galaxy Z Fold 3 5G. Ayun, whenever I want to binge watch my favorite shows or maglaro ng online games or just do my homework whenever or wherever I am because of its immersive and large screen. Sobrang linaw at ganda rin ng photos using the phone. Feeling professional photographer ka when you use this. Perfect sa mga Gen Zs kagaya nating mahilig magpa-picture at mag-post sa social media. Ayan, kaya sa mga mahilig mag-post dyan, sakto, this phone is for you. Kaya huwag na kayong maghintay, get your own Samsung Galaxy Z Flip 3 5G or the Galaxy Z Fold 3 5G. Experience its stylish design and performance fit for the Gen Z lifestyle. Now, if you want to know more about this phone, check out Samsung's Samsung Philippines Facebook page for more announcements. Maraming salamat, Samsung. Okay. Now, mauuna man ang ating mga global kapamilya outside the Philippines, except Indonesia, sabay-sabay naman tayong ma-enjoy ito ng libre. Yes, you heard the magic word. It's for free. Libre ito dito sa Pilipinas simula April 22. Nasusundan naman ng ating favorite hangout every Friday night, ang Bearkada Hangout, which will still be hosted by Shania, Jay, River, and Milo. Now, we also have upcoming promos on the works para sa mga kapamilya natin dito sa Pilipinas. Kaya abang-abang lang and make sure you follow the official social media pages of iWantTFC and Star Cinema. Now, alam nyo ba mga Bearkada, dahil for sure magugustuhan nyo to, pwede nyo nang mapanood yung Filipino content nyo sa big screen. Yes, pwedeng-pwede na yan because iWantTFC is also available now and connected sa mga TV devices like Roku, Amazon Fire TV, and select smart TVs such as Samsung, Viewed, and more. Also, Balik Kapamilya Channel, A to Z, and Kapamilya Online Live din ang He's Into Her Season 2. Same time as last season, that's every Sunday starting April 24. That's like a week after Easter Sunday, para madali nyo maalala. Diba? Grabe, ang daming opportunity talaga para mapanood ang inyong favorite Bearkada. Now at this point, I know kanina pa kayo naghihintay, yung ibang nga, nagte-trending na nga yung ibang hashtags, no? I'm so happy.
It's time to meet our press and bloggers. Hello po sa inyong lahat. Thank you for your time this afternoon. Nasamahan kami and of course, ask questions sa ating cast. And speaking of which, aba eh, eto na. Simulan na natin. Ang media ko, hindi ko na patatagalin because I want more questions and more answers from the press and the cast. Okay. Simulan na natin ang ating mga bisita ngayong hapon. Let's start with the faculty, the head writer of the show. Diba? Siya muna ang ating tawagin. Please welcome Miss Vanessa Valdez. Hi, Van! Hi, MJ. How are you? Long time no see. Good afternoon po sa lahat ng kapamilya nating nanonood ngayong hapon. Hello po. Faculty nga. I'm just curious, what's your favorite subject in school, Van, before? No, but in terms of being faculty, yeah, I actually studied to be a teacher. So I have a degree. I don't have a degree in filmmaking or creative writing. My degree is in education. So really, I am a teacher. And I do believe that we can teach through stories. And I think I still continue my vocation as an educator through the films and the TV shows I write. Hindi ko sinagot yung question ko sa favorite subject. I'm explaining na lang ba ang faculty. It's okay. No, but we've discovered something new tungkol kay Van this afternoon. At di pa tayo nagsisimula, ah. Thanks, Van. Another faculty tawagin natin. At syempre, ang kapitan ng barko, ang ating director. Please welcome Direct Chad Vidanes. Hi, Direct. Hello. Magandang hapon po. And maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin para makasama kami ngayong hapon. Yan lang. Stay Direct, safe, guys. Favorite subject mo ng school? Sa school? P. Gusto ko yan. You know, active, di ba? Physical education. Thanks, Direk. Okay, tawagin natin. Alam nyo, sa season 2, may mga bagong barkadang makakasama. New members of the barkadas. At syempre, hindi sila mawawala ngayong hapon. Let's call in first, Rike Alim. Hi, Rike. Hello po. How are you? Good po. Ikaw po. Good. Right, as we introduce you, no, siguro briefly lang without revealing too much. Ano bang character ni Right dito sa season 2? My character this season, can I say the name? Yeah. Is Zelle Chavez. She's Randall's little sister. She's very outspoken, very street smart, book smart. So ayun po. Wow, ah, parang kinuha mo na lahat, ah. Street smart, book smart, parang all it, lahat na ha. Lahat na yata ang ano, ang character ni Zelle. Thanks, Rike. We'll talk more about your role and your participation here sa season 2 in a short while. Let's call in first CJ Salonga. Hi, CJ. Ting. There you go. Lahat. Good afternoon. Hi, CJ. Okay. CJ, ikaw naman, what's your role here? Yes, ako po syempre dito si Diggs, one of the barkadas of Randall. Isa po siyang nerd. And very, very colorful past sila ni Dave. Oh, interesting. Sige, baka mamaya may spoil tayo. Mamaya tayo magkwentuhan ulit. Thank you, CJ. Maraming salamat. Let me call in now, Zach Castaneda. Hi, Zach. Hello. Hello po. Hi, guys. Hello, everyone who's taking your time right now watching us. Hello po. Zach, anong role mo sa season 2? Actually, yung role ko po, my name is Kurt. My character is Kurt. And basically, me and... Yeah. I don't think I can say this, but I'm also a nerd as well. Kasama sila si EJ. Tsaka yun, taga South Bay kami. So, no South Bay. Oh, okay. Interesting. Thank you, Zach. Let's call in now River. River Joseph. Hi, MJ. Hello. River, talk to us about your role here. Okay, so my character's name is JB. He is also from South Bay. At mahilig siya sa mga halaman. Oh. So, anong tawag doon? Kasi bata ka pa, hindi pa plantito ang tawag sa iyo. What do you call it? Plant student pa. Plant student. Plant student. That's cute. Okay. Maraming salamat, River.
Next, let's call in this time si Raho Serrano. Hi, Raho. Hello po. Good afternoon po to everyone watching. Raho, talk to us about your role. So, my character's name is Carly Granada. Student po siya from Benison. And he is rich and smart. And he is a fiercely loyal friend of Kim. Fiercely loyal. That's the operative phrase. Yes. And description. Po. Thank you, Raho. Maraming salamat. Let's call in now Shania Gomez. Hi, Shania. Welcome to the Bearkada. Ano bang role mo dito? Thank you. So, my name is Dominique or Dom. And my character is... well, to find out a lot more about my character, you really have to watch the second season. But I feel like my character brings a lot of interesting plots to the second season. Ikaw ba ang magkakos ng interesting friction and conflicts? Oh, hindi. Okay. Thank you, Shania. He's also part of season 2, JC Alcantara. Hi, JC. Long time no see. Hello, MJ. Hello po sa mga nanonood. Ayun. Kamusta? Ano bang role mo dito sa season 2? Parang nakita ko naka-scrub ka dun eh. Ako po, nurse po ako dito. Ako po si Nurse M dito. So yung character ko, abangan na lang po nila kung ano sa akin. All pa ata sabihin. So like kung nasa clinic, ganun? Secret? Sige na nga. Maraming salamat. Okay, so itong kasama natin ngayon dito, si Rake, si Zach, si River, si CJ, si Raho, si Shania, and si JC. Sila yung ating mga latest addition dito sa ating season 2. And now it's time to call in yung mga OGs, you know, from season 1. Let's call in Tours Daza. Hi, Tours. Hello, MJ. How are you? Long time. I'm good. Kamusta? I'm good. Hello din sa lahat ng nanonood ngayon. Thank you for supporting He's Into Her. We hope you're as excited as we are for season 2. Right. Jumping from one project to another, Tursa. what can we expect from your character naman here sa season 2, Tours? For, syempre, nakakoma ako buong season 1. So for season okay. 2, we will see kung magigising ba yung kuya ni Dave or not. And what will happen sa case? Will they find out who shot me? Right. Interesting. Thank you so much, Tours. Thank you. Joining also this afternoon is Limer Veloso. Hi, MJ. Hi, kamusta? Hello po. Okay naman po. Hello po sa mga kapamilya na nanonood po ngayon. Hello po. Okay, season 2. What can we expect sa character mo? Okay, so ang character ko ay si Gavin Migsagripa, the student council president. This season, malalaman nyo ang history or ang storya naman ng isang Gavin Migsagripa. Yan pa. Wow, may magba-backstory ka na, parang ganon. Taray, diba? Thank you, Limer. Maraming salamat. Thank you, MJ. Dahlia is also in the house. Dahlia Barde. Hi, Dahlia. Hi po, MJ. It's nice meeting you. Nice to see you. Okay, so season 2, ano nang mangyayari sa role ni Dahlia? So, Kim is very focused and she's very determined to getting what she wants. She loves a little challenge. So we're going to see a lot of challenges going on in this season with Kim and different characters. A lot of development, so hope you enjoy. I like that. I like the grit. She gets what she wants. Diba? So, yan. Yeah. Doon pa lang, parang kontrabida yung dating eh, no? Dahlia, thank you. Also joining us is Ashley. Hi, Ashley. Hi, I can't open my cam because it's stopped out by host. Oh, okay. Don't worry. Ayan na. Okay. There we go. Hi, MJ. Hello, everyone. So, Ashley, season 2. What's up? What's gonna happen?
Yes, so I still play Chloe Gomez, and I feel like for this season, makikita natin kung paano siya protective over Kim. Interesting. So magkabarkada, ha? Okay. Thank you, Ashley. Jello Marquez is also in the house. Hi, Jello. Hello po. Hello po sa mga pamilyas natin na nanonood ngayon. Jello, exciting ang season 2, no? Ano bang tatakbuhin ng character mo? Character ko po, gusto niyo buong hisin. Joke lang. Character ko. Kumbaga, nung una po kasi, di ba, since sa panood natin, na puro kalokohan lang si Lord. And puro, wala siya talaga dito. Never siya naging ano eh. Parang lahat ng bagay ginagawa niyang biro. Pero ngayon, tignan natin kung anong mangyayari sa mga, Wow. Di ba? Para exciting. Nagko-comment na yung mga kasama mo dito eh. Ang pogi ah. Hashtag fresh ka daw, sabi ni Raho. Kaya gising lang. Woke up like this. Kaya gising pa lang. Okay. Kaya yung camera mo medyo ano pa eh. Medyo blurry parang kagigising lang din eh. Oo, parang blurry pa. Ayan. May buta pa eh. nagising na. Okay. Also joining us is Krizza. Hi, Krizza. Hi po. Kamusta po? Hello po sa lahat ng nanonood. Magandang hapon, Krizza. Kwentuhan mo naman kami. Ano bang maaasahan namin sa role mo dito sa season 2? Yes po. Sinai yung usual Nai pa rin. Makulit, bubbly, sobrang masiyahin. Pero in different font, sabi nga nila, in different flavor, makikita po natin yung other side niya. So abangan niyo po yun kung ano ba yung other side nila. Abangan namin yung other side na yan. Thank you, Krizza. Let's call in now, this time, Vivory. Hi, Vivory. Hi, V. Hi, Sir MJ. Nice seeing you again. Hello to everyone who's here and sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Enjoy the time with us. Ayan, V, ano na bang tatakbuhin ng papel mo dito sa season 2? Oh my gosh! Well, as you've seen in the trailer, parang may nabubuong admiration si Isai kay Lee. Mm-hmm. It's because they have common things or similarities sila, and we've all seen that since sa season 1 naman, 'di ba, may like mahilig sila sa art and many other things. At the same time, we all know that Lee and Nai are together, so we'll find out sa season 2 kung paano i-handle ni Isai yung dilemma ng situation. So alright. Gusto ko yung may beaten factor ng konti. Pero, V, I just wanna say, no, I wanna personally thank you sa ginawa mong sariling efforts mo nung Bagyong Odette for all your kababayans. Aww. That was very good of you. Yes, of course. Ha? Very good. Thank you. Hindi ko yung makakalimutan. Anything for my fellow Bolanons and mga bisdak. Of course. Let's also call in Kauri Ainuma. Hi, Kau! Hi po. Hello, Sir MJ. Hello din sa lahat ng kapamilya natin na nanonood ngayon. Long time nga po, Sir MJ. Pero parang heavy drama ka dito sa season 2, ha? Iyak ka ng iyak. Abangan niyo po kung bakit nga ganun si Michiko. And dito sa season 2 was... abangan niyo po ano yung mga pagdadaanan ni Michiko and kung paano niya yung lalagpasan. Madali na bang umiyak si Kao? Parang madali na. Parang sisiw na umiyak for drama. Limer, tawang-tawa. abangan nyo na lang po. Okay, sige. Abangan namin yan. No, but sa trailer pa lang, that was very good, ano, Kao, no? Yes. Yung drama scene mo doon. Also joining us is Maya, Jeremiah Lisbo. Hi, Maya. Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, Kuya MJ, sa mga kapamilya nanonood. Maraming salamat po sa pagbigay nyo ng oras. Oo, huli ko kayong nakita. Parang Metro Manila Film Festival pa tayo. Tagal na eh, di ba? Maya, how excited are you for this? And what's gonna happen sa role mo? Nako, sobrang excited na kami. Dahil hindi biro ang pinagdaan namin sa proyektong ito. At kami na gumagawa na itong proyektong ito ay excited. Paano pa kaya yung mga nanonood? Right. So, ang dapat nilang abangan sa aking character, paano ba siya magko-cope up
si Randall E. Chavez, dun sa napagdaanan niyang pain na hindi niya nakuha yung pangarap niya at hindi niya nakuha yung mahal niya sa buhay. Right, right. Okay, well, interesting, interesting. So trailer pa lang eh. Parang very interesting na yung tatakbuhin ng character mo. Thank you, Maya. Now, syempre, hindi makukompleto ang ating hapon, ang ating MediaCon without calling the breakout love team of 2021, crossing over to 2022. Let's call in Donnie Pangilinan and Bel Mariano. Hi, Don, Bel. Yun, no? Hi, what's sir? What's up, MJ? What's up? Hello sa mga kapamilya natin na nanonood. Maraming maraming salamat po sa oras niyo. Yes, okay. Hello sa inyong lahat, MJ. Miss ka namin. Hello. The very smart and the very beautiful Bel Mariano. Bel, ano na ba? Ano bang mangyayari sa character ni Max dito? Oh, marami po. Dali na ako sasabihin na. Pero, of course, she will be faced with challenges na hindi niya in-expect. And how will she handle that despite of lahat ng circumstances, lahat ng paghihirap, how will she be able to overcome that and how will be she able to accept, you know, flaws sa mga taong right. mahal. Kung kaya niya right. pa rin ang mga taong mahal niya despite their flaws. Pero grabe yung binitawan mong linya dun sa trailer, ha? Na tuwing, paano yun, tuwing kinakausap kita, parang feeling mo nagsisinungaling ako lagi. Grabe yun, Bel, ha? Well, yeah. Grabe yung scene na yun. So, abangan nyo yan. Oh my God, that's interesting. Of course, ang next naman na babati, ang umani ng libo-libo, milyong-milyong pogi points, Donnie Pangilinan. Hello po sa inyo lahat. Siyempre, ako pa rin sana si Dave Lord dito sa season 2. Hindi. MJ, nakita mo naman sa trailer na mas mature Dave right. and Max. And buong cast na makikita natin dito. In a relationship sila, they're going through the struggles and the good sides as well that every couple goes through in a relationship. But hindi lang yun eh. Hindi lang yun yung aspect of Dave na makikita nila. The trailer also touched on that fact na pwede akong maging expelled because of all the past stuff I've done with all the bullying. So you're also gonna see that side of Dave, how he will handle that. And how he will go through that with together with all the problems he will face just in general. Saka parang ano so, eh, saka parang Donnie, parang ang dami ng issues na pag-uusapan, no? It's deeper than season 1, no, yung mga emotional struggles. Oh, for sure, yes. Okay. All right, so kompleto na ang ating bearkada together with our faculty. So sisimulan na natin ang ating Q&A with our friends from the press. Meron ba tayong listahan dyan, Von, na pwede mong ibigay sa akin kung sino ang una kong tatawagin? But before that, I think, kasi I'm looking at Twitter right now, may mga nagtitrending na tayo ng mga hashtag, eh, no? So yung ating hashtag is hashtag HIH2 General Assembly, or you can also use the hashtag He's Into Her Season 2. Nagtitrending na yung mga hashtag na yan. So, ipadala nyo na, isend nyo na, ipost nyo na yung mga comments nyo. Okay, while I'm waiting for the list of our press people, siguro I'll go first kay Vanessa and kay Direct Chad, no? Na parang, now we are in season 2 and also medyo maluwag na ng konti in terms of shooting and protocols, no? Una, was it easy for Direct Chad to shoot the whole project? And Vanessa, mas na-explore mo ba yung story considering na pwede nang lumaki ulit yung mga scenes na pwedeng gawin? So let's start with Vanessa. Actually, hindi pa rin ganun ka, ano eh. Okay. Hindi pa rin naman ganun ka open mo when we started shooting talaga. So, kailan lang naman tayo naging alert level 1? When we started shooting, hindi pa kami level 1 MJ. So, we really had to be creative in terms of the kinds of scenes that right. we can create for the show, no? But the intention really was to make it a more mature story. Kung sa una kasi, that was more like a fantasy, that was more kilig, di ba? At this point in the story, kumbaga set up yon MJ. This is now the real love story. So this is the meat of the story. This is where we get to test our characters. So
yung mga scenes na create namin, di ba, are really to test, di ba, parang ano yung kaya ng characters namin, di ba, ano yung mga prinsipyo nila, ano yung kaya nilang panindigan, ano yung mga kaya nilang patawarin, ano yung, mm-hmm. hindi lang sa, ano ah, hindi lang dun sa mga taong mahal nila, pero pati sa mga sarili nila, di ba? So, we crafted scenes thinking of that, no? So, alam namin may limitations pa rin kami. And I think Chad can talk more about that. Anong naging challenges mo, Chad, sa pag-shoot this time around? Okay, direct Chad, go ahead. Yeah, like Ms. Fan said, we started during the peak of Omicron. So, it was not that lapsed already. So, para strict pa rin talaga yung protocols. To be honest, like, I think for me, shooting wise, I had a harder time shooting season 2 compared to season 1. Because not just because of the protocols, but because of the complexity of the emotions in the scenes. Mm-hmm. There are a lot of more stories to follow and a lot of more scenes outside school. So so parang even the locations, it was a little bit harder because we weren't locked in the school anymore. We have multiple other locations. It's mainly because of the number of stories that we will follow this season. Okay. So it became a little harder. Yeah. All right. Wow, that's interesting to know, no? Parang kasi ako siguro I'm asking that question because I'm coming from today, which is medyo maluwag na. Pero yeah, nga pala, January itong shinut. So parang the peak of Omicron. Tama nga naman. Thank you, Direct Chad. Siguro, kay Belle, kay Donnie, how was it? Was it challenging nga? Kayo naman? Character-wise siguro? Mahirap ba this time, Belle? Well, yes, for me, it was harder. In a way, it was easier since I knew my character na. But mas makikita natin yung depth ng character namin. Mas makikita mo yung mga pinanggalingan nila and what more yung mga panggagalingan nila. So, yung complexity nga, like what Direk said, mas makikita dito. So, in those scenes na yun, talagang nahirapan ako. Donnie? But it was a challenge. Donnie? Yeah, mas complex this time. I agree with Direk and think parang hindi siya yung season 1 na ako started out like as a bully, I can do anything I want, no one's gonna do anything, alam mo yun. Tas ngayon you see the complete shift in like story wise and character wise in like how I'd have to like go through life with the problems with my brother, the problems with my relationship with school. So carrying all of that, all of a sudden, it's not a joke. And I really had to put myself in Dave's shoes. Ang daming scenes dito na sobrang akong na emotionally parang na-drain siguro after. Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko after. Kasi sobrang akong nalagay sa shoes niya that I really felt how it really felt to feel that certain way. Wala akong sinispoil ha. Parang to feel this certain way. Right. Ganun. So ayun, siguro mas elevated times 10 yung season 2 for me in terms of emotions. Okay. All right. Wow. Since we're on the topic na already, Maya, ikaw naman sa role manahirapan ka rin ba? May complexity na rin, may depth na rin? Sobrang hirap. Dahil hindi biro yung pinagdadaanan ni Randall. Ayun nga, sabi ko kanina, yung challenge and struggle niya, yung pag-cope up niya sa nangyari sa season 1. Right. Eh, talagang hinagpes eh. Wasak yung tao. Mm-hmm. At sobrang bigat. Wow, parang... Di ko nga alam kung minsan nga pag nasa let's say, free time or wala akong shooting, dala-dala ko pa din eh. Wow. Kaya di ko alam, minsan siguro nami-misinterpret ako ng mga kasamahan ko, katrabaho ko.
At hindi lang dahil sa character ko, syempre, meron din akong dala-dala personal life problems, di ba? Kaya, ayun din. Pero solid kasi marami akong napupulot na aral, marami akong natututunan sa paano i-set aside yung personal problems, sa personal problem ng character. Minsan lang talaga, tao lang tayo eh. Minsan talaga, di ko alam kung masungit ka or minsan, alam mo yun. Right. I get it. Wow. Mukhang ano, mukhang intense talaga ang naging intense emotional talaga. Effect ng sinulat mo, Van, ha, sa ating mga artista sa season 2. But before I call in Michael Almacen or of Bix Buzz to ask the first question, siguro I want to ask muna si yung mga newcomers, si JC. JC, when you first got the call that you will be part of season 2, ano ba? Jump right in? Anong naging reaction? Nakamute ka, JC. Nakamute. Sobrang saya ko nun kasi nasa Taraji kami nun, nagtitaping kami. And then, pinitch na agad sa akin ni Sir Miko na part na ako ng He's Into Her. At dati nung napanood ko to, sabi ko sana maging part ako kahit ano lang dun. Then ngayon, sobrang saya ko na naging nakasama na ako dun. Tapos, syempre kasama ko na lahat ng cast yun. Right. River, ikaw, when you first heard? Ako super excited, of course, when I first heard. I couldn't believe it. I actually found out on my birthday, so... Wow, what a gift! Best birthday gift, oo. But then, yeah, super grateful lang, and I can't wait for season 2. Si Zach, nasaan ka nung narinig mo yung balita? Ayun, actually, same rin kay JC, kasi kasama po ako sa Taraji. Taraji. So... pagkatapos ng taping, we just got back sa from Baguio, also dream. And parang yun nga, I was just wondering, like, I think I'll be at season 2 eh. I have a feeling, it's a gut feeling. Tapos after the Christmas special, that's when yun nga, my manager just messaged me sa Viber out of the blue na you're part of season 2. And I thought I'll audition for the character, pero yun nga, fortunately I didn't have the audition. Wow. Appreciate what a blessing. What a way to end the year, no, ng 2021. Okay. Some good news. Ikaw, Raho, nasaan ka naman noon? Anong reaction mo? Ako po, nasa Canada po ako nung nalaman ko na international. I got to be part. Yes, I was supposed to move po kasi nung December na. But then when I got the call, never super excited. And then nagulat talaga ako. Sumigaw ako at 2 a.m. in the morning. Dun ko na po pinlano, kailan po balik ko. Ang saya. It's so nice to to see mamaya tatanungin ko naman si CJ, si Rike at iba pang si Shania, tatanungin ko sila mamaya ng konti. But let me call in first si Michael Almacen of Bix Buzz. Hi Bix. Bix, paramdam ka. Asa na si Bix to ask the first question? Bix, are you there? Wala pa si Bix. Wala pa siya. Bix, mag-prepare ka na. Tatawagin na kita anytime. Kay Kao muna ako. Kao, ikaw naman. Kasi sinabi ni Maya, sinabi ni Belle, saka sinabi ni Donnie na parang medyo intense nga daw talaga. Ikaw, sa trailer pa lang, nakita na namin. Intense na kaagad. Was it challenging? This season for you? For your character? Super! Yeah, Sir MJ, super challenging po siya para sa akin. Though nung habang nag-script reading pa nga lang kami, kinakabahan na ako kasi medyo madugo nga yung character niya this season 2. So sabi ko, paano kaya siya malalabas? Pero habang nag-taping na kami, pinoproblema ko naman kung paano nga naman makawala. Kasi sabi nga ni Maya, parang kahit hindi kami nag-taping, nadadala ko minsan yung character pag-uwi after set, ganyan. Nadadala ko siya parang, minsan nga mukha na akong ewan, umiyak na lang ako bigla kasi nga,
iyakin ako dito ngayon. So, nadadala ko siya. Pero, thankful din ako sa mga kasama ko rito kasi kung hindi rin naman dahil sa kanila siguro, hindi ko rin malalabas yung mga emotions na kinakailangan sa season 2. And, ayun. Abangan nyo. Oo nga, oo nga. Yeah. Thanks, Cow. Okay, hindi pa yata ready si Bix that's calling first. Ito, certified Don Bell fan to eh. Magtatanong sa atin. Let me call in my friend, Tintin Bersola. Oh my gosh! Hello, everyone! Hello, Bearkada! Hello, MJ! Long time no see! Hello, Bear! Zoom ulit! Hello, Direk Chad, ang kapitan ng barko. Hello, Miss Van. Hello, Miss Van. And then, hello, Donnie. Ayan. Fire away, Tin. Fire away. Oo, mamaya may question ako kay Direk Chad at saka kay Miss Van. Pero yun nga, ako po ang inyong tita Tintin. Kahit tita na relate pa rin sa he's into her, syempre pa. Part-time actress. Full-time mom and TV host. Part-time and past-time. And 100% bubbly. Ayan, fan of he's into her. Sandali, stop me guys. Kinakabahan ako ha. Unang-una, napakahusay niyong lahat. Maraming maraming salamat for bringing he's into her sa television as a series. Sobrang life-changing. Ang gagaling niyo lahat. Kudos Direk Chad. Kudos to the story writer, Ma'am Vanessa. Namit ko rin si Jairo Aguinaldo. Thank you very, very much. Indeed, he's into her is talagang best time of your life, di ba? Kaya kahit nga isang 51-year-old tita like me ay nakaka-relate. And speaking of best time of your life, andiyan ba si Donnie? Hi, Donnie! Hi, tita! How are you? Ayan, Donnie! I'm great, I'm great! Alam mo, Donnie, nice to see you. Yeah, me too. Nice to see you also. So happy. Kwento ko lang, Donnie, kasi baka ito lang yung chance na makwento ko sa'yo, no? Your mom and I were high school classmates in Assumption, Section 1, and not only high school classmates, but bus mates, ha? School bus. That's why when you were small, I used to see you sa mga events niya. And I'm so happy that from VJing to modeling, you're now an actor and you followed in the footsteps of your mom, who's an amazing actress. Sobra natutuwa ako na katulad ng mom mo ay napakagaling. Napakagaling mong actor. So please hug her for me, ha, when you see her. I will, tita. Thank you so much for being here and for being so supportive. Of course, ha. And looking forward to face-to-face. Anyway, hug her for me and hug Bell. Hug Bell for us. Ito na. Before my question, yung personal question ko, kasi magtatampo sa akin yung mga fans nyo pag hindi sila na-shoutout. Kaya sabi nila, i-shoutout ko raw yung Into the Think of It, sigurado na to. Ayan, yan ang mga solid fans nyo na nakatutok ngayon. So Donnie, ikaw na lang. Choose a number. Pick a number. Any number from 1 to 10. From 1 to 10. 1 to 10. 1 to 10. Choose a number. Season 2, number 2. Ayun, season 2. So ito yung question from your fan kasi you always acknowledge the importance of your fans. That's why you're all successful. Ito yung question ni Marcel for you guys. Ano yung pinaka-memorable act of service na nagawa nyo para sa isa't isa during your lock-in taping here for He's Into Her season 2? Question from your fan, Marcel. You and Belle can both answer. Act of love or act of service. Parang ang weird na sinasabi namin yung ginagawa namin. okay lang. Awkward. I-share. Like, act of service. Like, nagtitimpla ka ba ng kape for Belle? Well, ganun. Hi, Tita Tim. And hi kay Marshall. To me, act of service, siguro just being there during the scenes na, let's say, hindi naman lahat kasama siya sa shot. Just close up ganyan. So just being here, just helping me kalas as well kapag mabigat yung mga karga. Yun. Nice, nice. Para motivated pa din, no? Kahit hindi ka-eksena, nandun lang sa paligid at kaharap. Thanks for that, Belle. O, Donnie, may naisip ka na ba yung act of service? Pwede namang off-cam. Yeah, I think mas importante kasi yung nakikita na hindi nakikita ng mga tao like off-cam kasi behind the scenes itong cast na to, it goes more than the characters. Every time na nagka-cut, nagkukwento pa rin kami and we talk about each other's lives,
even the stuff we're going through. So just being open to like listening to each other, I think that's the biggest act of service everyone here has. It's just being there for each other despite everything. Because we all know how hard it is to be in a lock-in, to be away from everything, and to be going through emotions as well and different problems outside of the lock-in. Yeah, and I'm sure you also pray for each other, no? Very important yun. Because you're a very prayerful person coming from a prayerful family. Yan. So ito na, thanks for that, Belle and Donnie. Baka may gusto pa bang sumagot, act of service, or do I go to my personal question na MJ? Okay, so I'll go na to my personal question naman, guys. So ito na, si he's into her, sabi ni Ma'am Van doon sa Global Assembly nyo na ito na, since confirmed na na you're into a relationship, but it gets deeper kasi maraming layers, susubukan yung relationship nyo. So hindi lang ito puro kilig, may angst ito, maraming angst. So since this is a deeper kind of love, and nakita ko sa trailer pa lang, oh my gosh, nakakakilig yung mga eksena nyo ha. Ikaw talaga direct shot, gabi ka magpakilig ha. So yung mga kilig moments na ito, din kinukulit ko si Direk Chad. How much of this na nakita na natin sa trailer so far and sa He's Into Her Part 1, yung nangyayari in real life, yung beyond Max and Babe, bilang Donnie and Belle, ano yung mga kilig scenes na ito? Who wants to answer? Donnie or Belle first? Narinig pa ba ako? Yeah, we can still hear you. Okay. Ayan, yan. Opo. So, beyond Max and Babe, ano yung na-apply nyo, kumbaga, ng mga kilig scenes na to in real life na nakikita natin sa screen? Ayun din nangyari in real life. Well, kilig scenes in real life, siguro just him listening to me, especially, let's say, coming from a scene na that's so heavy, and like what I said, going back to acts of service kanina, I get kilig. Yeah. Yun, being around, especially sa mga scenes na ginagawa naming mabibigat. Yun po. Oh, thank you, Belle. Oh, Donnie, ikaw naman. Being there for her, yun na. Yun ang in real life kilig scene. What about you, Don? Sobrang supportive ni Max kay Dave sa lahat ng gusto niyang mangyari. At ganun din si Belle sa akin. Max naman. Bitin ako dun ah. Saka ganun din ako sa kanya. Sobra. Uh-uh. I think that's the most important thing with both of us is just being so supportive with each other and helping each other learn and grow. Yeah. And never to settle with what we have na kunyari nabigay namin to sa scene. Hindi lang hanggang dun. And I think Direk is also a big part of that. He always pushes us and we all push each other to just keep going. Yeah. So Donnie and Belle, last na lang. So the hugging and all that, the physical closeness also happens in real life. To be there for each other. Is that a question? Sorry pa, tita. Yeah, that's a question. That's a question. Okay, ginakagano na nga ako eh. Yung ano, yung ganito. Ganyang hug. Hi, Tito. Hello. Alam nyo, hi, lalo na after kunyari yung trailer na nakita nyo yung rain scene na yun, kailangan talaga yung yakap at kailangan talaga yung comfort ng each other, and I think we give that to each other. Yeah. Thank you, Donnie. Thank you, Belle. And ito na, question naman for Direk Chad. Ayan na, papo, tatanungin ko na si Direk Chad. Direk, ang HIH2, He's Into Her, Part 2, ay tungkol nga sa mga estudyante. At bilang ikaw, ang pinaka-teacher nila, no? Siyempre, may mga estudyante nag-misbehave din eh, during class hours, di ba? Lalo lang kung nagkaka-enjoy yan, na nakikarry the way and all. So bilang isang teacher, can you tell us, meron ba ang times na nag-misbehave ang yung mga estudyante? At kung meron man, kwentuhan mo kami ng mga moments na yun at kung paano mo sinaway itong mga estudyante ito. Mga BTS. Well, paano ba? Well, when we have scenes that they're all together, hindi kasi naiiwasan talaga yung rowdiness. Kasi like, they're all young, they're all having fun. Tapos, syempre, yung bond na kasi na nabuo namin together. Eh,
pag ganun, pag napapansin ko na kasi sometimes nga, madalas kami pala lang nagmamadali. So parang sometimes I just approach them, just talk to them na parang guys, cooperate lang tayo muna. Let's, we have to frame the shot, ganyan-ganyan. Explain ko lang sa kanila, naghahabol tayo ng araw. And mas ganun po yung approach ko sa kanila kasi parang hindi naman ako nagalit this season. Nagalit ba ako sa inyo this season? Parang hindi naman. Nagalit ba si Derek sa inyo, guys? Aminin. Sino ang pinakapasaway? Ganun po. Parang I just talk to them properly. Approach ko, hihingin ko yung tulong nila. Even after shooting, pagdating po dun sa accommodation namin, I bond with them. I talk to them na, guys, I need your help. I need your cooperation. Kailangan pagdating natin sa set, we have to focus. We have to be prepared. Ganun po. Okay. Thank you, Chad. And Derek, I hope to have a one-on-one with you to talk about how you directed them and yung editing process and all that. Pag pwede na physical interview. Thank you, Derek. Saludo ako sa'yo. Ang galing-galing mong mag-handle ng actresses, pati yung storya. Mahusay, Derek. Thank you, Derek. Thank you, po. And lastly, kay Miss Van. Kay Miss Van. Hi, Miss Van. May I have the liberty to ask you, Miss Van, yung the role kasi of Elle was recasted. It was formerly played by actress Miss Melissa Jimenez. So may we know why there was a recasting of this role and why Melissa is no longer part of He's Into Her Part 2, if I may ask? Yeah. Actually naman po, we were really supposed to shoot with Melly. Kaya lang, syempre, may mga life choices na ginawa si Melly and we fully support that. No? Gusto po talaga mag-aral ni Melly abroad. So, nung nag-open up na yung Australia and she can go abroad, hindi na namin naman matanggal yung character ni Elle. We had to recast the role and so si Mika Lim of Beanie stepped in dun sa role and we're very happy that we discovered Mika. She's one of those rare finds na first time actress, pero intuitively, alam yung role. So, intuitively, nakakapagbigay siya ng emotions. Actually, it's one of those rare auditions that I've had with someone na first take, may naramdaman ka. First take, ang galing. So, parang, so yun si Mika. So, we love Melly and we miss her and we thank her really for the wonderful portrayal that she had, that she gave us, no, in season one. But, yun nga, we support naman talaga her decision to broaden her horizons and to study. So, we had to accept that and we had to look for someone who can take on the role. So, yun po, yung nangyari ni Christine. So, yun. Thank you, Miss Van, for clarifying that. At least, di magtataka yung mga talagang solid fans, no? Yes, to her part one. Pag nakita, ay, ba't nag-iba yung itsura? Ba't iba na yung actress? At least, alam natin na it's for a valid and very meaningful reason to pursue her studies, di ba? Okay, yan. And gusto pa lang sabihin na you're welcome. Napakaganda ng storya mo, Miss Van. Very timely, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon na maraming pinagdaraanan talaga. Mahirap mabuhay sa panahon ng pandemya, lalo na sa mga panahon ngayon, daming challenges. So lastly, Miss Van, bilang writer, creator nitong He's Into Her, anong payo mo na lang sa mga kabataan ngayon? Although it's here na sa storya mismo, no? Yeah, but coming from you mismo, the writer, in a nutshell. I think, what I like about Max's character, no, is that she's very self-possessed and that's what allowed her to be brave, no. So I think for a lot of young people now, it's not easy to figure out who you are because it's constantly changing, diba? And they constantly change, no, with the time. So parang sa akin, I think one of the more important lessons, siguro coming from someone who's older, diba, na at every stage in your life, diba, you have to grow, you have to change, diba? But you always need to figure out what is your core, who you truly are. And you have to be authentically yourself at every stage of your life. I mean, marami pa sigurong pwede, pero I guess for a lot of young people, diba, they're trying to discover who they are. And a lot of the characters here in season 2, diba, that's what happens to them. They discover who they are and, you know, what they believe in, what they're willing to fight for. So same thing for a lot of young people now. And you have your parents, you have your family, you have your teachers to help you figure out
who you are and to help you become brave. Kasi nagki-carry over naman yung theme ng bravery from season 1 hanggang dito yeah. sa season 2. So, yun, Miss Christine. I don't know if that's ano, but yeah, that's it. So, that's said. Coming from someone who's a little older. Thank you po talaga for your support to season, ano, for AKH and for our actors. Sobra po namin na-appreciate. Thank you so much. I'm so into her. He's into her. Thank you very much, thank guys. Thank you, Berkada. Thank you. More power. God bless you. Bye. All right. Let me move on to our next question coming from, babasahin ko lang yung question ni Bix ng Bix Bus. Siguro may problem lang siya sa kanyang connection. For JC and Shania, how did the HIH family welcome you at kamusta ang inyong first day sa set? Let's start with Shania. Shania, how was it? It was really, really good. I was very lucky na I already met a lot of the cast. I met the cast already during the kahit sa hosting lang sa Bearkadas or even for the Benison Ball. Mm-hmm. And a lot of them are also Rise, so I'm already like, you know, family with a lot of them. So when I first went on set or sa lock-in, syempre naman, I was also, still had that thought naman in the back of my mind na parang, oh, they already have their bond. Like, they've known each other for so long, from the first season, ganon. But I was so, so blessed na they were so welcoming. They were, you know, of course, we would all hang out or like whenever we had free days, we'd all hang out dun sa, ano tawag dun guys? Artist area ba yun? Artist lounge or something. And then we would play games, we would eat, just talk about things. And, you know, they were really welcoming and I'm really, really grateful na ito po yung cast for Hisun to her. And they were very, parang they were so happy to have new people, new characters, and new castmates. So yun, it was a lot of fun. JC, ikaw naman. JC, bakit ganun? Bakit parang meron akong impression na mas matanda ka sa kanilang lahat? Ito, ewan ko. Matagal na siya. Hindi ko nga alam eh. Nagulat lang din ako nung pinasok. Parang, oo nga, no? Matanda ba ako, guys? Siguro matured na lang din siguro sa... Pero ka-age mo sila, di ba? Yes po, yes. Okay. I don't know, pata kong impression na gano'n parang... Ewan, si as mayor dito. Kasi ko as mayor. Di ba, as mayor. No? As mayor. Sorry. Ayun, sobrang ano nila, sobrang saya din nila katrabaho. At sa set naman, kasi ako yung nagpapalight ng scene din. So okay. Sa mga nanonood ngayon dito, ako yung nagpapalight ng scene nila pag meron silang something na nangyayari. Yes. So abangan nyo yun. Okay. At sobrang ano kasi yung character ko dito, ano eh, hindi para akong ano lang dito, nakaganito, pero iba yung impact niya nung ano, may pagka-comedy talaga ako dito. Sobrang solid nung character ko dito. At yun, ang saya. Saya makatrabaho nila Direk Chad, ni Direk Jopay. Yung time pa nga nun, first day ko ata nun, merong panike. May panike. Dumapo kay Direk Jopay. Tapos, ma-acting kami, nagulat kami. As in, sobrang tawanan kami nun. Tapos, nasya kami, bigla may panike. Tapos, ayun, sa ano naman, sa pinag-stay namin, naglalaro lang kami ng ML, ganun. Sige, pasenda lang ng talo tayo, bro, no? Para mapasahan tayo, no? Talo kami. Talo tayo, JC, no? Oh, pero nakabawi naman kami nila. Nakabawi. Eh, sa ano pa lang, sa upuan pa lang, gamer na eh, no? Alam na alam eh. Okay, ang question next ni Bix is for Donnie and for Belle. Ang sabi ni Bix ay, what do you value most about your partnership, about your love team? What's the best thing about it? It's genuinity for me. That we can see naman from the very beginning na nung una pa lang, parang how we were so awkward with each other and now I've gotten to that point where I'm just comfortable being myself in front of him. So what I value most really is the support, the care, and also the genuinity of our relationship.
alam mo, may narinig ako, pero saka ako na ikukwento. Nakakakilig yung narinig ko eh, pero wag na dito. Off-cam na lang, Bell Donnie. Wag na. Alas, pilitin niyo ako, but wag na next time. DM na lang. DM na lang. Donnie, ikaw, what do you value most? Parang nandito si Bix. Hi, Bix. Kung nandito ka man, parang nandito siya. Kasi miss ko rin yan si Bix eh. What do I value the most? So many things. I guess maybe just her eagerness to grow, to get better, to always like improve in her craft, everything she does, her support, and just how she is as a person. Mm-hmm. Siguro nagbi-build up yun. Like she said, when the first time we met, hindi pa kami, parang never pa kami nag-uusap, hindi kami nagkukwentuhan off-cam. Pero ngayon, ang saya lang mag-play ng Dave and Max. Despite how many, with the Taylor, how many hard times Dave and Max will go through, it was still fun portraying it kasi it was her who I portrayed it with. Right, right. Para kayong ano nga eh, parang fit like a glove yung tandem yung dalawa, no? Sana next time magkasama na kayo sa frame, tanggalin nyo na ako si Donnie na lang sa kasi Belle ang i-frame nyo para makita natin yung reaction ni Belle habang nagsama. Yan ang perfect shot. Diba? Kasi gusto kong tanungin, magka-holding hands ba kayo ngayon? Kaso lang, nasa farm yata si Donnie eh. Narinig niyo po ba yung mga manok po? Ay, sure. Oo, yung manok na manok. Gustong-gustong sumagot eh. Gusto ko sabihin yung ano eh, yung manok eh. Okay, ang next na magtatanong ay si Albert Bryan of Chickeness Avenue. Hi, Albert. Hey, mabuhay! Ayan, congratulations everyone. Yung first question ko for Don Bell, as your partnership grows or matures, or mature, anong tag dito? Ano yung napansin ninyong improvement with this season 2 he's into her sa isa't isa? Hi po! Hi! Kumusta po? Oh my gosh! I'm good! Here po! For me, napansin kong improvement, well, I usually say this na every day he just amazes me with what he does. And with that, he just inspires me and it radiates to everyone na grabe talaga yung eagerness niya to learn, and he just wants to improve and be better in what he does. Wow, that's nice. Kaya din ano, kahit sa mga fans, in all fairness, yung experience din namin, pa-improve ng pa-improve. Pa-level up ng pa-level up. Thank you, Belle. Donnie. Hi, Chikanes. Hello. Sa akin naman, syempre nakita mo natin yung pinakita niya sa season 1, di ba? Sobrang galing. Ang dami niyang scenes na tumatak talaga sa lahat ng audience. What's interesting though is, despite all of that, kaya niya pa rin ibahin yung atake niya, kung paano niya i-handle yung ibang scenes. Even if it's the same character, makikita mo yung maturity, makikita mo yung hindi usually na nakikita kay Max. Pero si Max pa rin. And it's nice kasi there's that twist na, yes, season 2, it's not that far off from season 1 in terms of like how far the span, mga 2 weeks, 3 weeks, ganun lang. Pero makikita mo na yung difference of how we approach the scenes and like how we approach our characters. We always try to give a different take and a lot of times I saw that with her. So, sobrang cool nang nakikita ko yun at nawi-witness ko yung journey niya bilang actress and bilang performer of everything. Oh yeah, so masama wow. Yung ano, manok ko. Sabi niya, I agree. Naaarawan ka nga, Donnie, parang obvious na nasa labas ka. May gusto ko yung pailaw mo na natural, ganyan. Ay, pero ano, nakaka-excite naman noon na anong tawag dito. Kasi, sorry, Bella, pero mataas talaga yung expectations namin sa'yo.
Ayan. And anong tawag dito? Hearing that from Donnie, nakaka-excite. Kasi alam namin palagi yung commitment mo to your characters talagang palaging pabongga ng pabongga. Oy, congratulations to you both. I'm sure marami pa to. Marami pang susunod. Ayan. Oh, thank you. Thank you, dear. And yung last question ko na lang for Jeremiah and Kaori. Ganyan. Kasi parang coming off from the success nung MMFF ninyo na entry, magtutuloy ba yung partnership dito sa season 2 ng His Into Her? And paano nag-improve yung working relationship nyo together? Paano ba sasagutin to? Base sa ano, sa libro, wala kasing, tsaka base sa pelikulang ginagawa namin, walang connection yung character ni Kaori, si Michiko, at yung character kong si Randa. Kaya kung nag-e-expect yung mga tao, eh, ayoko naman magpaasa ng mga tao. Kaya, ayun, wala po tayong aasahan. Ganun mangyayari sa characters namin parehas. Magkaiba po kasi ng role eh. Magkaiba ng kwento. Oy, pero in fairness ha, parang yesterday may nakita akong TikTok entry where nasa likod lang kayo ni Donnie. Pero yung usapan ninyo together, yung parang nuances ninyo together ni Kaori. In fairness, may something. Kaya parang iniisip ko, baka mayroon din kaming somehow ini-expect. Nag-assume ka lang daw masyado. Nag-assume ka lang daw, Albert. Kaya nga, diba? Umasa naman ako dun sa subtle nuances na yun. Sorry. Dagdagan ko lang po sinasabi ni Maya. Dagdagan ko lang, Albert. Wala talaga opportunity for this season kasi hindi talaga source material, pupunta ng source material. Randall is on a different journey. Michiko is also on a different journey. And the paths they take do not intersect at all. So yun yung ano doon. I mean, they're part of the world of Max and Dave, but they don't get to work together here talaga as actors, unlike yung nagawa na nila before sa Love at First Team and yung sa Four Bad Boys, no? So iba talaga yung pupuntahan mo, but I can assure you they've grown as actors. Actually, right now I'm editing with Direk Chad as we are doing this press con, and I'm watching them and kitang-kita yung growth ng lahat sa kanilang lahat, no? Kitang-kita yung growth. But for particularly for Maya, I think he has become kumbaga yung mas nuanced na siya mag-perform. Same thing with Kaori, mas may nuance kasi I think mas challenging yung material for them right now eh. So as we keep saying, no, it's more mature, so minsan kailangan nilang humugot. I don't know if you guys want to explain this later on. They have kailangan nilang humugot from experiences that may not, I mean, their characters are going through experiences that may not be theirs. So kailangan silang makahanap ng hugot sa sarili nilang buhay kung paano nila i-deliver yon. And nakita ko naman, grabe yung bahanong luha nung kay Kaori. Si Maya, may isa siyang scene talaga na nung napanood ko. Sabi ko, ay, ibang-iba na siya, hindi na siya si Babu. Hindi na siya si Babu. And ano yon, alam niya yon. Instruction ko talaga sa kanya yon eh. Alam naman niya yon. And natuwa naman ako na hindi na siya si Babu. Alam niya yon. So, kasi I was really saying, no, you have to be a different person this season. So, Shad and I are so proud of them and what they've done this season. Yun. I thank you for sharing, Miss Van. At least kung hindi man kami, masad man kami dun sa experience ng Love Team, matutuwa naman kami sa experience for them as an actors. Diba? Yes, definitely. Definitely. Salamat, Chiganes. Thank you. Oy, thank you so much. Thank you, MJ. Matutuwa muna ako. All right. Maraming salamat. Tuloy na tayo. Let's call in si Reggie Bonoan. Mayroon ba siyang question? Parang ako na yata magbabasa ng question. Von, baka pwedeng forward sa akin. Before I call in Reggie, siguro para kay ano lang, kay V, kay Krizza, saka kay Jello. Okay, na-mention kanina kasi ni JC how fun you guys were, no? Na pag-welcome sa kanya. So briefly, nabanggit niya may mga ML, ganyan-ganyan.
off camera, ano yung mga masasayang bonding moments nyo? Because I'm sure it's not naman 24/7 na nagkatrabaho kayo. May mga bonding moments kayo. Pwede bang kayo na ang magmarites at magkwento sa amin? Ano ba ang exciting off-cam moments nyo? V? Ako, Mare, alam mo ba? Charot. Ganon? Yun nga po, aside from ML, we play ML kapag medyo kompleto kami. And sound trip, tapos food trip, kasi marami pong pinapadala yung mga supporters ng wow. Yun po yung nagiging bond din namin lahat. And then kwentuhan, yun po. Mm-hmm. Alright. Jello, ikaw? Ako naman po, ano bang mga ano namin? Well, sobrang iti-treasure ko po yung lahat ng mga usapan namin. madami kay MJ nangyari na masaya at memorable, hindi makakalimutan. Minsan, nag-chocolate kami. Parang meron kami mga... minsan kami ni JC, meron kasi siyang mga ano, food trip. So, minsan pag gabi, kakatuin ko siya. JC, kain naman tayo dyan, no? Nakikain kami. Tapos minsan pag kami na sa table... Parang mali, tol. Parang mali yung pagtawag mo. JC. JC. Ay. At tawin ko siya. Kaya dyan, JC. Buksan mong pinto, JC. Tapos ML po kami, ganyan. Okay. Kwentuhan, masaya. Chris, ikaw, what can you share? Brownies? Ako? Ano sabi mo dito, brownies? Hello? Pa? Ano sabi mo, brownies? Ay, hindi, wala po yan. yung, hi, ano ulit po yung ano question? Yung bonding no, namin. Mga, yes. Ako nagigigil po talaga ako pag sila nag-ML kasi hindi kami nagkikwentuhan. Lahat sila nag-ML tapos ako wala. Tunga nga lang ako. Kain-kain lang. Kasi ayoko. Hindi ako naglalaro. Hindi ako marunong. Oh, nalileft out ka. Yes! And I don't... Gusto ko po talaga pagkwentuhan lang. Yan yung mga bonding po talaga namin. Mga detox or... Sound trip, lagi po kami kumakanta kahit nasa set, lagi po kami maingay, yun po talaga. Nice, saya. Alright, maraming salamat. Let me call in now Eunice Bartolome of ELJ TV and Kapamilya Universe. Eunice, hi! Eunice, hi! Hi everyone! It's nice seeing you guys here. Medyo may static yung, ano, may static yung sound mo, Eunice. Medyo may problem yung audio ni Eunice. Eunice, medyo check mo muna your ano, your connection. Hi. Medyo, ano. Ayan. Wala, may problema pa. Von, maybe someone can get in touch with Eunice. Let's move on muna to the next one. Medyo yung connection niya medyo hindi pa maganda. Chad Rosete of Manila. Is it okay na po ba? hindi pa, Eunice. Eh. Medyo may static yung ano pa, yung audio mo pa, no? So maybe we can check your connection first. Chad, are you here? Okay, Reggie. Si Reggie. Reggie, go ahead. I-shoot mo na yung question mo sa akin. I can read it for ano, for the cast. Sinong gusto mong tanungin? Yeah, okay. So medyo nag... Okay. Sige, isend nyo na sa akin, Gabby, now, please, para we can read it. Questions for the cast. Okay. From Reggie Bonoan, this is for Donnie. Level up na ang story ng His Into Her Season 2. Sa personal din ba ay level up na rin ang relasyon ninyo ni Belle? Ano naman ang masasabi nyo na hindi wala, na si Belle na makipag love team o magkaroon ng ibang leading man sa ibang projects na ibibigay sa kanya? Thank you. Let's see this book. Meron tayong baby na naririnig. Baby talk. Okay. Donnie, did you get a question? So it's a two-part question. Yung baby ba? Sige, can you repeat it? Yung last tanong lang, MJ.
the last question was, ano naman ang masasabi mo na sinabi doon kasi ni Belle na hindi niya nakikita yung sarili niya makikipag-love team with ano, with other leading men? Well, first of all, syempre nag-level up na kami. Like we said a while ago, hindi naman pwedeng magkaroon ng relationship na fake sa amin. Kasi if that happens, makikita rin yun sa screen. And I really feel that with Belle, sobrang naging genuine lang kami. And that's what I love most about her as well, is that she's so genuine. And I as well can open up so much to her. I as well can be myself, like she said a while ago. I as well, it's very rare for me to put down all my walls. And with her, that's possible because I trust her so much. So in terms of love team, well, ako syempre, wala rin ako nakitang ibang gusto kong makasama kundi siya kasi siya yung favorite co-actor ko ever. Mm-hmm. I mean, like, in terms of everything that we've gained together and we've done together, she inspires me so much. And I feel like if there's anything that happens, we communicate with each other and we support each other. She's always gonna be my love team to me. And kung may projects na iba, kunyari, may material na iba yung love interest, siyempre pag-usapan muna namin yun. Communication is key. And we're just here at the end of the day to support each other as well with our growth and with everything. Yeah, because aside from partners, you're also actors. And as actors, you have to, you know, do projects. No? Yung follow-up question niya is for Belle. Hi, Belle. Nakikita mo ba ang sarili mo na kapag pwede ka nang magka-boyfriend, na si Donnie Pangilinan ba yun? Yun talaga yung tanong ni Reggie. Nakakaloka ng tanong talaga. Well, it's up to you if you want to answer that or if you want to say pass or if you want to say, you know, it's... Okay. Grabe naman. Forward, no question. But, I mean, ang dami naman talagang likable kay Donnie. Ang dami mong makikitang kamahal-mahal sa kanya. So, yeah. Right. No, kasi it's inevitable din na to ask that. Medyo, siguro kasi na parang when you're a viewer, when you're an audience member, na parang nadadala ka eh, na parang it's a suspension of disbelief, pero at the same time, we feel like it's so real, di ba? And it's so true to life. Kaya yung mga audience nyo, yung fans nyo, yung mga bubblies, nadadala rin talaga. Aapela ka ba kapag may ibang leading lady na ibinigay sa kanya sa future projects para hindi pagsawaan ang tandem nyo? Oh, okay. So may context naman palang ganun. No? Parang just to give it a little break, aapela ka ba or are you okay? Well, yeah, Donnie and I talked about this. It's really all about communication, like what he said. And, you know, when it comes to materials naman that the other one isn't part of, we are very supportive of each of our passions. And we're all here for, I don't want to be a hindrance to his growth. So, yeah, we talk about it muna and communicate. Wow, ah. Ano bang ang smart yung ano, love team? Couple. Ay, couple. Love team lang pala. Sorry. Nadulas. Nadulas daw talaga yun. No? Okay. Chad Rosette, yung next question before we take a quick break kasi may i-reveal tayo na poster. Yung question ni Chad ay to JC Alcantara, to JC and the other newbies sa show. Okay. So yung mga newbies, sina Rike, sina Zach, sina Raho, sina... Shania, yon. And also andyan din si River. Okay, ang tanong niya ay anong magiging role niyo sa series? You kind of answered that kanina. Paano yung character mo co-connect sa barkada? At sino yung mga makakapartner niyo sa series? Okay, so parang what Chad is trying to say is kanino kayo magiging parang connected in the series? Yung inyong mga role. So we start with Rike. Rike, are you here? Okay, so kanino ko connect si Rike? I'll be mostly connected po to, of course, my kuya. Okay. Jeremiah and Ate Max po. Okay. You look great in glasses, ha? Naka-glasses ka. CJ, ikaw naman. Is CJ here? Okay, let's go to River first. River, ikaw, kanina ka kakonek? So, I guess I can speak for the other South Bay boys na rin. Pero,
Yes, we're from South Bay, and like what CJ said, we have a very colorful past with Dave. Okay. So si Zach ganun din. Zach, no? South Bay. Yes, actually. South Bay rin. Same answer with River. I would say na, yun nga, we're connected with Dave's, you know. I don't know. I can't say too much. I might pull out a Tom Holland okay. right now. Pero yun, thank you, Zach. Also, thank you, Zach. Okay na yun, Zach. Okay na yun, Zach. Okay na raw yun, sabi ng principal. Raho, ikaw naman. Yung character ko naman po is Team Kim all the way, period. Hi, Dahlia. Miss you. I'll be with Ashley and Dahlia po in this season. Wow. Okay, Shania, can you nakakoconnect? Pwede ba sabihin? Parang hindi. Kukonnect po siya sa akin. Okay. Basta secret siya. So, intayin niyo okay. kung kanina siya. Medyo crucial. Pivotal siguro yung role. Si Miss Tan. Yes. Sabi niyo, ako na lang. Umurena na. Intayin niyo na lang. Ang ganda nung reveal kung sino siya. Yun. Okay. Si JC, you already mentioned kanina, no? Ikaw yung parang nagiging fire extinguisher pag medyo intense na yung mga scenes or yung mga friction between some of the people at the cast. Tama ba? Yes po. As, ano, Marites din. ano, pero kukunik ako dito kay Dave. Ah, kay Dave. Okay. Alright, so ang next question ni Chad, so it's a two-part question. Kay Jeremiah, Maya, you're back? Okay, yan na si Maya. Kay Maya, kay Vivory, and yun, kay Maya and Vivory, you base a trailer, the season 2 talks about fighting for love. What's the craziest thing you've done for love? At paano kayo ma-in love? Wow. Craziest thing you've done. Dun muna, isa-isahin natin. Maya, have you done something crazy na for love? Sinong isa? Kaya mauna. Ikaw muna, Maya, ikaw muna, Maya. Oh, sige, craziest thing. Meron. Binigay ko yung mundo ko dun sa tao. Ay, wow. Ang bigat. Teka lang. Hindi kami ano? Ready doon. Hindi. Gusto nyo malaman. Wow. So, yun talaga. At okay. Kung paano ako magmahal, depende sa sitwasyon, depende sa kailangan ng taong mahal ko. Okay. Yeah, there's no template or formula for that. V, ikaw, what's the craziest thing you've done for love? I think giving my trust, my complete trust to that person po. Kasi knowing myself, I have trust issues. Kasi ang dami ko din pong pinagdaanan, ang dami ko ding betrayals na napagdaanan in my entire life. So yun yung parang isa sa mga bagay na talagang ipagkakatiwala ko sa taong mahal ko. And yun yung parang mahirap din talaga kapag nasira niya yung trust. Kasi it's really hard to, mahirap na siya ibalik ulit. So, yeah. And what else? Craziest thing. Saka paano ka daw ma-in love? Yun ang tanong ni Chad. Ano ako ma-in love? Oh, well, yung sabi mo na nga kanina, no? Parang you give your trust, right? Yeah. And I think mas madi-discover ko pa yung sarili ko, like what else I can do. Mhm. May love ako. Yan. Wow. Parang brings out the best in you, huh? Parang ganun eh, no? When you're in love. Okay. Okay, medyo quick time out kasi meron tayong i-reveal right now the second poster of He's Into Her. Okay, we wanna see this. Ano ba, may drum roll ba tayo? O bila na lang if a flash, can we see dito sa Zoom? Bago dumating ang mga aliens, may mga kausap ko dito sa Zoom, itong mga bagets na ito. May mga nababasa akong aliens, brownies, ano ba itong nangyayari? Si Jeremiah.
ko dito. Okay, ayan na. Okay, can we... ayan. That's it. There you go. There you have it. Our poster version number 2 ng season 2 ng He's Into Her. Ayan. So, you can already post that and i-share nyo na sa inyong mga social media accounts. Where? Para pinalabas na V. Pinakita na. Mabilis lang daw. Oo. Mamaya, itutweet na yan ng ating social media team. Okay. Back to the questions. Next natin, I see questions from Mommy Jo ng josephinebonsol.net. Let me get her question. It's for Donnie. Will you be singing a different song for Max? I don't know anong context ng tanong niya, no? Pero will you be singing a different song for Max Payne? I actually don't know how to answer that. Paano eh? Paano sagutin yun? Miss Van? Parang hindi ko alam kung paano. There's a new love theme this season. So if season 1 we had Sigurado, there's a new love theme this season. It's called Kahit Na Kahit Pa. So if that's the question, if there's a new soundtrack, parang ganoon, parang yeah, love in the soundtrack. May ano kami, ano yung tawag dun, that scene where we were all together. Yeah, video okay. We were preparing, yeah. Diba, we sang Sigurado. So maybe yun yung tanong. Yeah. Right. There's right. A new song, definitely. Okay. Kay Belle naman ang tanong niya is, what do you love about Dave? And Donnie. Meron siyang and Donnie. Well, like what I said earlier, both of them, Donnie, whether it may be Donnie or Dave, ang dami-daming kamahal-mahal sa kanila. But just to put it in a nutshell, I love how caring he is, how he said this before, and totoo, na he puts, mas nagki-care siya for others more than himself. And that's what I appreciate the most, and just how genuine he is. That's Dave. That's for both. Both. Pinagsama na ni Belle yung sagot niya. Yeah. Okay. Ang next natin na magtatanong is questions from Angelica Tordesillas of metrostyle.net. Metro.style, I'm so sorry. Okay, ang kanyang question ay for Shania. Shania, you're one of the newest bearkadas. What was it like for you the first time you stepped in the set? Being in that lock-in environment, is there any similarity between the experience there and your time inside the Big Brother house? So parang medyo may konting similarity nga ba, Shania? Yeah. Like I said before, I think I answered before, na parang I was really lucky that the cast was really welcoming. And then when I was on set, actually, syempre medyo nervous din ako kasi very... This is like what my second acting experience. So I was very, very blessed. Now, Direct Chad was very helpful. He really guided me to get to the motion that I needed to get to. And so lock in naman po. It's different, but for me, I feel like it's sobrang different. Kasi dun sa PBB po, walang cellphone, walang contact po sa outside world. Like super. Like lahat, you get nothing. Pero at least dito sa lock-in na to, you know, you have your cell phone, you have social media. Sometimes you can even parang have food delivered there. Kasi sa PBB wala talaga. And yeah, I mean, it's also cool because actually sa lock-in we had people coming in and out na parang, you know, new characters would start their lock-in na, and then some people that were done would go back. So parang it was, well, for me, hindi super the same kasi wala din si Kuya. Kung wala si okay. Joke. But yeah, it was a unique and a fun experience. Walang Kuya, merong Direct Chad, di ba? Yes, may Direct Chad. Direct Chad. Okay. Mo, yes. I know. Donnie, ang question naman ni Angelica sa'yo is, how did you and Belle welcome the new bearkadas? Ayan, ito yung gusto nating malaman. Nagkaroon ba kayo ng parang baptism of fire
may mga ano ba, may mga ganun-ganun ba kayong ginawa para binyagan yung mga bagong dating, Belle? Paano when welcome? Really just taking time to know them more and how will they portray their characters, ganun. But most of them naman kasi, Sir MJ, nakasama ko sa Rise. Some of them are my friends na, yung hindi ko palang na kakasama here, Sir Raho. And really just taking time to know them and bond with them. Like they, mm-hmm. like Jay said, ML, ayun, Monopoly deal, yun. Donnie, ikaw, meron bang ganun sa mga, especially sa mga boys? Wala naman. Yeah, no, I agree. I think everyone naman played a part in like making everyone feel like they were welcome. Mm-hmm. Especially sa mga scenes na lahat kami nandun. Grabe, ang hirap i-shoot nun. I can only imagine for sila direct, pero yung patience nila, it's something I admire. Kasi every time na mag-shoot kami, parang bonding talaga eh. Alam mo yun? Parang lahat kami nandun sa scene. When they're setting up or pag hindi pa nagte-take, nagkukwentuhan lang kami. And ayun, parang we're literally just there to hang out while we're not taking. But it's also work. So there's that balance. And it's easy to pull off a scene when you know the person as well. So I think everyone made a point to make sure that this bearkada was something na hindi lang nakita nila on screen, pero parang nakikita nila yung bond din. Right. Yeah. Direk, mahirap ba? Ang dami nito, Direk. Ilang to? Parang may 20 yata tong 100 close-ups. Di ba, Direk? Oo nga. Direk, paano to ginawa? Patience and dedication. Well, Direk, yes po. Yes, ikaw na mag-reveal. Sinong pinakamakulit? Triza Angelo. Oh my God. Okay. Pero nakakatulong naman yung energy nila sa set. Yeah. Okay. May bawi naman si Direk. Sino ang first on the set? Ako, joke. Hindi. depends on the call. Pero okay. Lahat naman panalilate sa kanila. Okay. Sino naman ang laging last to arrive or a cause of delay ang sa isang eksena, matagal dumating? Meron ba? Wakang wala. Parang wala naman si MJ. Okay. Parang okay. Professional naman yung mga bagets. That's good. Okay. Next natin is from Marco Polo Demo. Belle, ang question niya is for you. Paano, pwede mo bang sabihin na yung acting mo towards Donnie sa season 2 is parang for real na ba? Or meron pa rin reservations? Kaya yung mga tanong ng mga press natin, ha? Medyo na... Well, in terms of acting, you really need to find ways to correlate it with your personal life. So yeah, some of them ginagamit. Like, I don't put karga sa kanya kasi it's really him, right, na ginagamit karga. Saka parang ang challenging na ngayon na-realize ko na siya, no, Donnie and Belle, no? Kasi you've done the season 1, tapos Love is Colorblind, tapos ito. So parang you don't want naman na parang monotonous na lang yung napanood nila from season 1 to the next project or the next. Diba? Tama ba, Belle? Ganon yung challenge? We actually talk about it like in terms of scene na kunyari iiyak or kilig. There are certain ways on how you deliver the scene so that hindi nga siya maging monotonous. Ayun, okay. So we about it and communicate about it with Direk as well. So yun, it's really a group, a teamwork. Na-DM ko na kay Belle yung tanong ko. Ang sagot lang niya sa akin, huh? Wag dito. Okay, I'll shut up na. Vivory, ang question niya is, kung ipapare-write yung character mo, ano yung mas prefer mo na kalalabasan at bakit yung personality na yun ang gusto mo? So parang theoretical lang yung tanong niya, Vivory. Oh, I wouldn't want to change it at all. Yes, I think Miss Van really did a great job writing our characters to life. And it's a brilliant story. Uh-huh. That's nice. Wag nang ibahin kasi maganda na. Diba? Yeah.
All right. Okay, we're down to our last question. It's from Tristan Paris of whatsapp.ph. Ang question niya is for Donnie. This question is for the old cast. Ah, okay, so the old cast pala. Namimiss niyo ba yung mga naunang cast? What are the best memories you have with them that you are ready to share with the new cast? Okay, so that's the first part. Hello. Ay, tao pa ba? Well, of course we miss them, but you know, I'm glad that season 2 I get to spend it with new faces, and I'm really glad kasi all of them sa mga bago, they really portrayed their character well, and I'm glad na sila yung kasama dito sa journey na to. That's nice. Anybody who wants to add some more? Me po. We miss the ibang cast na nakasama namin nung season 1 na hindi na nakasama, unfortunately, dito sa season 2. But I'm pretty sure na they're also happy for all of us. And itong mga new cast members naman, we're very glad na they're here with us. And we love the bond na nakreate din namin ngayong season 2. And although we miss yung cast members ng season 1, we're happy also for their individual endeavors kasi alam naman namin may kanya-kanya din silang tinatahak ngayon. So, yeah. All right. Yung second part ng question ni Tristan is for the new cast naman. So, maybe the new cast can answer. Ano yung naramdaman yun nung nalaman yun na makakasama nila yung mga dating cast? And ano yung best memories nila as of now with the original cast? So, I think we focus on the second part. Maganda yung tanong niya. Ano yung mga best memories niyo so far or with the new cast, with the original cast? OG. Who wants to go first? Raho, ikaw muna. I think siguro po yung support nila for the new cast. Kasi syempre, baguhan po ako and this is my first time acting. Pero sinusupport po nila ako. They go like, go Rao, kaya mo yan. Or if I did a good take, sabi nila, good job. And masaya kasi I felt so welcome talaga by everyone. That's nice. Zach, ikaw. Actually, what Rao said as well, there's this one instance na si Jello was with me. I don't know if Jello remembers, pero he advised me a bit sa scene. And yun, parang na-appreciate ko yun. And because like, I don't know Jello personally, pero when, like, I don't know if you remember Jello, pero si Jello really helped out talaga. And those little things talaga, I really appreciate. And yeah, yun lang actually. Okay. Unfortunately, though, it's hard to... Sorry. Go ahead. Unfortunately, it's... Sorry, medyo naglala. Pero yun, unfortunately, it's hard to hang out with, like, mostly, like, everyone sa original cast kasi usually they got work and most of us are, yun nga, at the place. Right, Yeah, yun lang. Okay. Shania, ikaw. Best memory so far. Best memory. With the original cast. I would say there's not a specific time, but then there was, you know, this time where we were just, what were we doing, guys? Were we playing like, there was a time where we were playing like code names or like werewolf or lahat, basta anything to keep us entertained. Okay. And then there were times where we were yelling and the brother would have to be like, guys, please, 1 a.m. na po. Oh no. So yeah, but it was a lot of fun. Basta anything to keep us entertained. And right. I feel like sometimes when you're bored and you do random things, that's when the most fun things happen because you're willing to do weird things. But yeah, I feel like any time the men with them is a good time. Wow. River, ikaw. Kasi siguro on set, would probably be the first scene that I shot because it's my first time to act for a TV show and I was super super nervous. I was shaking. My armpits were sweating right before they. I was getting super anxious, but then good thing, that scene I think was with Donnie and
Don was there to, you know, help me chill and relax me and gave me some tips also. So thanks Donnie. Nice. And in the dorms naman, siguro most memorable would probably be working out with yung South Bay boys. Oh, may workout session ang mga South Bay boys? Oh. Wow. Kasama nila Zach and Maya. Maya, okay. JC. Si JC talaga parang stunned, parang hindi siya nakaka-relate. Parang, ano ba itong pinag-uusapan itong mga to? Parang gano'n. Ano, sobrang ano nila eh. B? Wala, sabi ko lang lagi kang nasa outer space. So, go on. Continue. Hindi kasi sa sobrang ano ko, baguhan kasi ko, kinakabahan ako dito sa... kinakabahan ako first time ko dito. As in, nung pagpasok ko, kinakabahan ako, sinasabi ko kala... Ikaw, Rina, kila sa mga nakakasama ko dito na kinakabahan ako. Hindi ko alam bakit. Yun yung nararamdaman ko. Tapos, parang bagong acting ulit, bagong character. Parang ganun. Kasi pag ako ng role ko, talagang pinag-aaralan ko talaga siya. Tapos, lumalapit tol. Ah, si Jenna. So yun, teka. Kasi yung role ko dito, sobrang ano, sasabihin nila sa akin, uy, JC, ang galing mo naman. Pero nakatayo lang ako dito. So sobrang supportive nila, ganun na sila. So weird. Ayan, si Limer. Ang galing mo, tol. Si Joe, wow, sasabihin nila sa akin, nakatayo lang ako, ganun. Thank you, bro. Sobrang supportive. Ganun kaka-effective. Ay, feel sa role mo, nakatayo ka lang. Ano mo, yung role mo, JC. Feel na feel namin. Diba? Si ano naman? Si Rike. Rike, are you still here, Rike? Hello po? Disconnect. Rike, yes. Rike, ikaw. Best memory so far? For me po, is pag nasa dorm po. Tapos lagi po kami pag-play either COD or ML habang food trip po. Parang feeling ko si Rike ang bunso ng ano, ng bearkada, no? Parang siya yung bunso, no? Huwag niyong i-bully, ha? Kayo talaga. si Rike ang baby. Sino pa bang hindi ko natatanong? Ako, I'm curious, tours, did you ever hang out with them? Because your role is totally... Oo naman. Okay. Actually, I got to know a lot more of them ngayong season 2 kasi okay. Syempre nung season 1 mabilis lang ako sa taping. I think I was there only for 2 days. So overnight. Mm-hmm. So yeah, I'm very happy na this taping I was able to spend more time with them, get to know everyone personally, individually, and yeah, just sa mga kwentuhan namin, dami kong natutunan sa kanila. Not only about acting, but also for life in general. And yes, naging close talaga kaming lahat. Just being able to open up about their problems, my problems, and other stuff in general. So, no, yes. I can imagine this is a totally different space for you because pag nag-i-interview kita, ang mga kasama mo, mga veteran actors. Yun nga eh. Minsan nga, kasi sa last show sa Love Thy Woman, ako yung pinakabata dun. Tapos ngayon, I'm one of the older ones. Not as old as Slimer though, but... Oh my God. Yeah, kinukuya nila ako. But okay. It's nice. Oy! Thank you. You know, I've noticed with everyone here sa cast, hindi mo talaga mapansin yung age because everyone's more or less on the same wavelength. Right. I totally agree. Except for JC lang talaga. Kanina talaga, dun lang talaga ako na parang... Na iba alam mo na, MJ. I know. Good bonding really, din kami ni JC. So, felt like JC's older with everybody. Ashley and Dahlia, kayo naman. Ano yung parang best part working with everybody or in the set? Dahlia? For me po, I would say... I can't really pinpoint, to be honest. The really fun moments because every single day is an adventure for us. Once I got out of lock-in, I felt
felt so lonely because I would wake up to my roommate who's Ashley. I would wake up to her annoying me. I'm kidding. We've lived with each other basically for 2 months, so it's hard to pinpoint the best moments. Right. Every second of the day is very fun with them because when we have rest days, we're all together, and when we're on set, halos lahat kami on set, and we're just having fun together, enjoying work. So yeah, it didn't really feel like work. It felt like a holiday. One big boot camp. Exactly. Yon. And the place we stayed, parang boot camp. I know. Ashley. Sorry, what was the question again? What was the best part? Of on set? Or like of the whole everything, of the whole experience. I feel like there's a lot of events, a lot of things that happened, and a lot of memories that were built and locked in. That are very cherishable, and I can't really pinpoint like what Dahlia said because all of them are very memorable. I just think, everything was just so memorable for me. Ito si Limer, kanina patawa ng tao eh. Oh, Limer, ano ba tong educational? Ano tong mga nababasa ko sa group chat ninyo? Kayo talaga. Limer, ano nangyayari? Ano po yung question? Ano yung best experience? Best experience po, yun nga, bonding with others. Kasi lalo na to si Kuya Thurs, talagang very mature po talaga siya. Okay. Tapos nakakatuwa din kasi yung mga story nilang lahat. So natutuwa ako kapag once I get to know them more. So kung ano yung history nila and background nila as themselves, hindi yung sa character nila. So sobrang nakakatawa. Sobrang po. Right. So educational diba, Tito Chad, talaga. Sabi niya, yes po, very. Sabi niya, River, yes, educational daw. Actually, si Ashley po yung nagsabi niya, very educational po talaga itong season 2. Okay. Ano ba to? Siniskwela ba ito? Okay. We're down to our last question. Okay na yung connection ni Eunice. Eunice, are you back with us? Yes, I'm here na po. There you go. I love it. Go ahead, Eunice. Yeah, and sorry for the technical difficulty. So, my first question would be for Shania. Hi, Shania. So, the question is, what is the difference and similarities between the Shania that we saw on PBB and the Shania that we will be seeing here sa HIH S2? Okay, well, thanks for that question. Hi, Eunice. Well, I guess first we can say is for season 2, I won't be Shania, I'll be Dom. So that's the first difference. But I guess the similarities, I guess, is that they're both very... Sorry. They're both very caring, I would say. I feel like me and my character Dom, we both, once we have that connection, once we really care about that someone, that special someone, we really, really care a lot and we give everything. So parang ganun din naman po si Dom sa season 2. She's very sorry, natawa ko dito si Chris and nag-makeup tutorial ko dito. Okay lang, Chris. Nagla-live selling yata si Kriza on the side. Pwede ba po online? No, okay. Angit mo lang kasi. May mga ganun-ganun siya na pa-lipstick na ganyan. Okay lang. Oman. So, yeah. So, Dom is very, she's very, yeah, she's very, very, Kaya mo yan, Shai. I know, right? Well, difference is Dom is not sabaw. I'm always sabaw. So yeah, I guess she's very kind and she really does give as much as she can to the people that she loves. And sometimes they have to make a really, really tough decision, like a really hard decision for the better of the person that they love.
yun lang. Sana that answered your question. Sorry. Yeah, actually, it's nice that to hear na ganun ang difference and similarity. So, you're looking extra great today. So, next naman na question, last question, is for Don Bell, Bondel, hello. So, the question is, what genre of Bondel would we see here in season 2? Is it the same as the last season? What would we expect from the characters of Max Payne and Dave? Ano ba? Well, for me, expect natin na mas mature yung characters natin. Mas, ba't ka tumatawa, Limer? Joke lang, joke lang. Mas mature, ayun, if I were to describe it in one word, it would be, this would be their adulting phase. Just discovering about life more and how are they able to overcome circumstances together. Yes, and how about Donnie? Yeah, I think it's just another step in the relationship. A different genre all in all kasi kumpara muna yung trailer ng season 1 tsaka season 2, iba na yung feel. So, just that entire stepping stone of growth and being in a relationship and the problems they both face with their friends and family. Ayan, thank you so much. Hi daw sa panok ni Donnie. And ayan, thank you so much po everyone. Stay safe, God bless everyone. Alright, now bago ko hinga ng parting shots yung ating cast. I just want to remind everybody na kahit po nasa alert level 1 na tayo ngayon, nandyan pa din yung banta ng COVID virus. Kaya dapat po doble ingat at pag-aalaga sa sarili ang kailangan. Kaya naman kapag may sakit ng ulo o lagnat, hindi mo na kailangan mamili sa malakas o maingat dahil sa paracetamol biogesic, parehong meron yan. Ito po ang most prescribed by doctors among branded oral pain and fever medicines. Ang galing ng alagang biogesic. Ingat, mga kapamilya. Ayan, maraming salamat for supporting our MediaCon ngayong hapon. Okay, parting shots. What do we want to say sa ating mga loyal HIH viewers, followers, and yung mga mahihikayat pa nating manood ng season 2 because we want to break records again. Grabe yung mga achievements niya ng season 1 and we want to supersede that. We want to get more and break records for season 2. Ano inyong mensahe? It can be your message to your fans. It can be why should we watch season 2 of He's Into Her? Anything you want to say? Let's start with the new batch first. Sa inyong baby, kay Rike. Rike? So, ayun po. Thank you po in advance for supporting us here in our journey. I assure you guys na madami kayong life lessons na matututunan here in season 2. So, ayun po. Salamat po ulit. See you soon po. Thank you, Rike. Maraming salamat. Let me call in. Is CJ still here? Nakakonnect pa ba si CJ? Yes po. Okay, hi CJ. Nako, hindi na kita nakita kanina. CJ. Hala. Parang naging horror yung ano, virtual background mo, CJ. Sorry po. Sige, fix it first. Balikan kita. I'll go first kay Zach. Zach? Yeah. I would like to say thank you to everyone who's looking forward to see the new cast. No? And also, sorry kung naglalaga ko or anything. I didn't hear kasi the question a while ago. But yeah, I just want to say my biggest thanks talaga to everyone who's supporting us all throughout, especially the Don Bell fans. You guys are nuts with your love. So keep at it lang. Thank you, guys. Thank you, Zach. Another guy from South Bay, River. And just like everyone else, I'm as excited to watch season 2. And yeah, a big thanks to everyone supporting the show. And thank you also to everyone working behind the scenes, to the directors, the writers, the production, the staff, everyone. And yes, the season 2 is really something to look forward to and can't wait. Thank you, River. Raho.
Hello po. Gusto ko po magpasalamat for everyone who is supporting his inter-her. And watch out for my character, Carly, and the rest of the Bearkadas as they rediscover, as they discover what we love is. So, yun po. Thank you po. Maraming salamat, Raho. Shania? Hi, so first, I want to say thank you so much to, of course, he's into her, the big bosses, Miss Van, Direct Chad, Sir Miko Rice, Star Cinema, for giving me this opportunity. This is really, really exciting for me. And of course, I also want to thank all of my supporters and the supporters of the show, of course. Thank you guys for of course, you know, I see you guys, they've been trending, they've been doing all these things, hyping up the show. So thank you, it's really exciting, and I really know that you guys are really going to enjoy the second season. And yeah, this show, the second season is really, really fun, guys. I keep saying it a million times, but like, I'm just so excited for you guys to watch it. So yeah, no, thank you. Thank you, Shania. I go now to CJ. CJ? Yes. Hello po. Yep, we can hear you. There you go. So, yun po. Maraming salamat din po sa opportunity na nakasama ako dito. And yun, katulad po ng sinabi nila na mas maraming matutunan dito sa season 2. Hindi lang about kilig. And syempre, pag pumasok ko sa isang relationship talaga, it's about sacrifices, challenges. And syempre, yun. Pero wala naman sa isang relationship para hindi ko naman yun. Parang seryosong tao to si CJ, no? Parang naiiba siya sa inyong lahat. No? Hindi ba yung seryoso? Pain. Okay, nilaglag ka na CJ ni Kriza, ang new phenomenal live selling diva. Thank you CJ, maraming salamat. JC. Ayun, mga kapamilya, maraming salamat po sa mga nandito, sa lahat, sa buong cast. Maraming salamat din sa pag-welcome sa amin, sa mga lahat ng bumubuo na itong His Into Her. Thank you po. At gusto ko rin magpasalamat sa mga fans nila na nag-umpisa na noong dati pa sa His Into Her Season 1. Ayun, thank you po sa inyo sa pag-welcome namin ngayon sa Season 2. Marami po kayong aabangan na sa mga bagong cast, na mga plot twists, mga kakaibang hindi nyo ina-expect dito. So, yun. Salamat po sa lahat. Alright. Thank you, Sir JC, na seryosong-seryoso talaga. Okay. The OG cast. Let's go now to the OG cast. What a blessing for all of you guys because you've been blessed with another season. What do you want to say? Tours. Yes. First off, thank you so much, MJ, for hosting this. Thank you also to Star Cinema, ABS-CBN, and iWant for giving me the opportunity to continue to be part of this series, Season 3. Kay Direct Chad, Ms. Vanessa, thank you so much. And siguro sasabihin ko na lang, I'm very excited for this Season 2. Habang binabasa ko pa lang yung script, I was like crying, kinikilig ako, dami kong emotion. So lalo na yung mga fans, I'm sure, kahit dahil alam ko na yung mga mangyayari, I'm sure it will be even better for you guys and to all my castmates as well. Sobrang galing talaga ninyong lahat. Alam ko yung pinaghirapan niyo para sa mga scenes natin. And there's one in particular, di ko i-mention, but as in habang nag-e-eksena kami, naisip ko na parang, wow, ang galing mo talagang umarte. Which really stood out to me. And ayun, I'm very excited to see your scenes come out. That's one of the things I'm looking forward to. Yes. Thank you, Tours. Maraming salamat. Limer. Hi po. Ayan. Sa lahat po ng sumusuporta sa amin from season 1 to season 2, maraming salamat po. That includes the fans, the whole staff, the big bosses, the whole prod, lahat. Maraming salamat po. Isang malaking oportunidad talaga ito sa mga katulad namin nagsisimula pa lang dito sa industriyang ito. Sa mga nag-aabang po ng season 2, kailangan nyo talaga itong abangan kasi sobrang level up talaga nito.
magugulat kayo sa mga scenes na hindi nyo ina-expect na makakasama pala siya sa season 2. Ganyan. Kasi kung sa first season, nagsimula tayo sa mga kilig-kilig, ganyan, this season, we will show you the reality of how being in love really is. So yan, abangan nyo pa mga kapamilya. Maraming salamat, MJ. Thank you, Limer. Ang ganda nung sinabi niya, no? What a blessing and a break for mga sa mga nagsisimula pa lang. Pero, you know, Limer, it takes that baby step, eh, that one step. Diba? You just need that one step para magtuloy-tuloy. Si Dahlia naman. Dahlia? Hi, MJ. Thanks for hosting. Hi, Bearkadas, mga kapamilya. Thank you for watching the live and asking all the questions. This season is going to be mind-blowing. So your support has been the world, has meant the world to all of us. The cast, the crew, the prod, the big bosses. All of you guys have made the first 2-3 months of the year very, very memorable for me and for everyone, I'm sure. So congrats to all of us. Congrats, everyone. You all inspire me so much. So yeah, yay, season 2 is coming very soon. Thanks, Kapamilya. Thank you so much to all the fans. You guys are the best. We wouldn't have gone this far with He's Into Her without the fans, of course. So, info. I hope maybe season 3. Who knows? We don't know, diba? Anything can happen. Especially pag super successful, diba? Thank you, Dahlia. Maraming salamat. Ashley? Hi, MJ. Thank you so much for hosting. I sound like different. Oh my gosh, sorry. I just nagulat lang ako. I just want to say thank you to everyone for the warm welcome back to the He's Into Her era. And I'm excited for you guys to watch season 2. Plain and simple, diba? Thank you, Ashley. Thank you very much. Jello, your turn. Hello po. Una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa inyong MJ sa pag-host dito. Siyempre. At sa lahat ng sumusuporta ng He's Into Her, wala akong nakikita, wait lang po. Sa lahat ng sumusuporta ng He's Into Her, sobrang thank you guys dahil wala kami dito ngayon kung wala kayo. And of course, sa mga kasama ko dito, mga cast, parang pamilya ko na rin itong mga to. So maraming maraming salamat at miss ko na kayong lahat. Grabe. And ano pa ba? And thank you sa mga ano, sa mga fans na nagpapadala ng mga food na lagi kaming busog. Nagsitabahan po kami lahat. Kain po kami ng kain. At ayun, abangan niyo po ang season 2. Malapit na po yan. Hindi na po katulad dati ng season 1 na malapit na tapos isang taon na. Ayun, thank you so much and salamat po sa lahat ng bubuo ng He's Into Her. Thank you. All right. Thank you, Jello. Oh, Krizza, it's your turn. Krizza, nag-live selling ka talaga si for real? Nalaglag po si Krizza. Oh, okay. Balikan natin si Krizza in a bit. Let's move na first call kay Vivory. In behalf of Krizza po. De, syempre, maraming salamat po, Sir MJ, for hosting this event. It's nice to have you here again. Sa lahat po ng press na nagtanong sa amin, maraming salamat din po. And to all of our viewers, thank you so much, guys. Hindi ako magsasawang paulit-ulit na magpasalamat sa inyong lahat. You guys mean the world to us and your support means so much to us. Maraming salamat po. And brace yourselves for season 2 kasi mapapakapit talaga kayo sa mga upuan ninyo. Ayan. And syempre, kina-direct Chad, Miss Vanessa, maraming salamat po. And sa lahat ng mga tao behind He's Into Her, season 2, thank you so much sa ating mga bosses. Sa aking mga co-actors, thank you for the wonderful experience. I love you all. Season 2 of He's Into... Sorry. Wait lang, isa pa. So, take two. Okay. Actor's cue. Tama ka, Raho. Tama.
He's Into Her Season 2 coming soon. Oh, okay na. Yon. Thank you, V. Maraming salamat. Krizza is back. Krizza. Hi po. Sorry po. Ano po? It's okay. I invite. Hi, guys. Oh my God. Hi guys! Thank you po sa pag-supportan niyo sa He's Into Her. Sobrang na-appreciate po namin and sobrang-sobrang grateful po kami na may season 2 and nandyan pa rin kayo. Hindi nyo kami iniiwanan sa noon. Ayan, sa lahat ng co-actors ko, thank you guys. Mahal na mahal po kayo. Family ko talaga kayo. And lagi kayo nandyan for me and asahan nyo na ganun din ako sa inyo. And lahat po ng bosses, Direk Chad, Miss Van, Sir Miko, promo team, crew, staff, Ate Katsi. Love na love po kayo lahat. I love you all. And I miss you guys. He's Into Her Season 2. Coming na po. Sana po supportahan nyo. Love you. Thank you, Krizza. Maraming salamat. Kao, ikaw naman. Yun po. Sir MJ, maraming salamat po sa pag-host today. And sa lahat po ng sumusuporta, sa lahat ng kapamilya na nanonood ngayon, maraming salamat po sa lahat na tumututaw at nagpapatrend halos araw-araw sa bawat videos na nilalabas ng promo team. Maraming salamat po sa lahat na bumubuo ng Season to Her Direct Chat. Miss Van, maraming salamat sa napakagandang kwento na ginawa po ninyo para sa amin lahat. Maraming salamat. Sa co-actors ko, maraming salamat sa lahat ng tulong, saya na binigay niya. And sobrang namimiss ko na kayong lahat. Tito Limer, oh my gosh, I miss you. Joke. Pero yeah, maraming salamat sa lahat ng bumubuo. And He's Into Her Season 2, malapit na. Bakit Tito Limer? Are you older than them, Limer? Yes po. How old? Hulaan niyo po. Hulaan niyo kung ilang taon na ako. Siguro mga 10 years lang. Ano yun? Ano na naman, Limer, sa pahula po. Ay! Huwag niya na po hulaan. Okay, sige. Sabi ni Krisa, huwag ko na raw hulaan. Thank you, Kao. Maraming salamat. Si Kao, ang ating future drama actress. Magaling niyang umiyak eh. Maya, ikaw naman. Ayun, Kuya MJ, maraming salamat. Napaka-husay mong host. Ay. At maraming salamat po sa nagbuo ng event na to. Kahit Zoom lang, solid kayo. At sa bumubuo ng He's Into Her Season 2, maraming salamat. Hindi ko lang kayo maisa-isa. Maraming salamat, Direk Chad, Miss Van. Saludo sa inyo. Salamat. At sa mga itong He's Into Her Season 2, marami kayong matututunan sa mga nabitin sa He's Into Her Season 1. Ayun na po. Coming soon. Coming soon. Maraming salamat. Okay, before I call in Donnie and Belle, si Van muna and si Direct Chad. Now, Van, what do you want to say? Thank you, MJ, for doing this. You did a great job. So, congratulations. Thank you. Thank you for everyone who came here, no, dun sa mga vloggers and press people who are here. Who will help us promote the show. Maraming salamat po. And then to all the fans who tuned in and who are excited, thank you so much. I just want to give a shout out to the people who are working behind the scenes. Kasama ko right now, nag-edit si isa sa mga producers namin, si Katsi, and then another one of our producers, si Miss Rai. And then to our creative team na talagang pinaghirapan ang paggawa ng kwento, talagang blood, sweat, and tears. So our writers, si Jairo Aguinaldo, si Red Hudito, Karen Israel, Carmel Jacomide, and Dom Manpol. So thank you guys for all the hard work that you do. And of course, we always say thank you. I always say thank you to the person who gave birth talaga to this story. So hi, Maxine. Thank you, as always, for the support and the trust. So sana po sa inyong lahat na nagmahal ng season 1, magustuhan niyo po itong season 2, no? So katulad nga po ng sabi sa trailer, falling in love is the easy part. Staying in love, growing in love, and choosing to fight for love despite all the complications and the challenges that you face, no? That's always the hard part. So the question is parang, are these young people in the story, are these characters, and I'm sure we can all relate to some or one of them, diba? Parang we will all see ourselves in them, and it might also lead us to ask, diba, are we willing to fight
for this love, diba? Are we willing to fight for the people we love? Are we willing to fight for the life that we love? So, yun po, mas maganda, mas madrama, pero may kilig pa rin po, may tuwa pa rin po na season 2 ang pwede niyo pong ma-expect this season. So, maraming salamat po. Thanks, fan. Direk, ikaw naman. Ayun po. Sir MJ, thank you for the time and effort. Thank you for the press. Thank you for being with us. Thank you for the wonderful questions. Syempre, to the management, Inang, Ms. Van, Katsi, to all my producers, my staff, I always thank you for all the time and the patience you have given me, the understanding. Syempre, to my cast, sobrang thank you for being there for me, alam niyo yan. And thank you for all the support and the cooperation, the dedication. Donnie Bell, thank you. Stay grounded and don't lose the passion to grow. Diba? Marami pa tayong matututunan in this journey. And most importantly, thank you so much to the fans, to our audience. Kung wala po kayong lahat, wala po kami dito, walang season 2. Miss Maxine, thank you so much for a beautiful story, for letting us share the story to the world. And ayun, siguro sana pag napanood nyo yung season 2, bukod sa kiligin kayo at umiyak, sana may mabaon kayong mga lessons in life. Kasi this is more real. This is the reality of love. The complexity of relationships, not only romantic love, but the relationship towards your friends, your families. And for sure, makakarelate tayo lahat dito sa mga pinagdadaanan ng characters natin. And yun, this is the reality of how hard really love is to maintain. It's not because we tend to put our best foot forward when going into relationship. And sometimes nakakaligtaan natin yung reality kung sino ba talaga tayo. And during that relationship, dun lang siya lalabas. So that's when you will really know if you really love a person unconditionally. Ayan. Thank you so much for that. Sana ma-enjoy niyo po yung season 2. Direct Chad may nag-tweet sa akin kanina, hindi ko na mahanap yung eksaktong tweet. Pero ang tanong niya, meron daw kasing naudlot nung season 1. Matutuloy ba daw yon sa season 2? I don't know what that is, but yun ang tanong niya. Maraming pong pwedeng mangyari. Maraming pong. Na hindi sumingit na sasayin. No, sumingit yung principal. Kasi dinidiscuss naman niya ni Chad habang nag-e-edit eh. So, habang nag-e-edit kami kanina. So, marami pong pwedeng mangyari na hindi necessarily on cam. So, yun po. Ooh, interesting. Let their imaginations run wild. Yun po. Ayan, si Vanessa na ang sumagot. Okay, maraming salamat. Finally, let's wrap this up. Don Bell or Bondell. Bell, ikaw muna. Well, first of all, Sir MJ, thank you for hosting. And to everyone that's here, sa mga press natin, maraming salamat po sa oras niyo and sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Thank you so much for your time. First of all, I'd like to thank Direk. Maraming salamat po. Thank you so much. Miss Van, thank you. Ate Max, maraming salamat po for such a beautiful story. And to everyone that's here, sa lahat ng cast, crew, production, maraming salamat. Grabe guys, I'm really excited for season 2. Ayun, I'd like to thank everyone who supported season 1 and up to this day, no, supportan niyo pa rin kung season 2 and I just can't wait. Ang bilis ko ata nagsasalita, sorry. I just can't wait for everyone to watch season 2 of He's Into Her. I remember just saying na, oh my gosh, may season 2 tayo. And now, papalabas na siya, malapit na po. So, abangan niya yan. Thank you, Belle. You weren't speaking too fast. You were just feeling the excitement. I was excited. Yeah. Ramdam ko naman. Donnie, ikaw naman. Anong hawak mo? What's that? Is that a shirt? A print on your shirt? Yung manok po na maingay kanina, mag-hello lang po. Kasi kanina pa niya gusto mag-hello sa inyo lahat. Hindi. Ako gusto ko lang sabihin, maraming salamat. MJ, as usual, thank you so much.
Guys, hindi po biro ang pinagdaanan namin lahat dito sa season 2 sa buong lock-in. Everyone that you don't see sa trailer, grabe po yung journey namin. And I'm just so proud. Can I just say I'm so proud of the entire team and just everyone who's been a part of this since day one. Even the new faces, the new cast. Maraming salamat. Literal blood, sweat, and tears. We all bled, we all cried, we all laughed together. And it was just a fun experience with you all. Maraming salamat. Guys, to the fans, we love you. We wouldn't be here without you. Derek, at the jobs who's not here, Kuya Ives, everyone. And of course, God, maraming salamat. We wouldn't be here as well without you and your protection over us. I love you guys. Can't wait for you to see season 2. Sabi ng mga manok ko. Pero sa totoo lang kayo guys, ang manok namin lahat. Maraming salamat. We love you. maraming salamat, Donnie. What a journey so far, no? If you look back, yung day one na nagsimula kayo up to this very moment to where we are right now, promoting now season 2. What a journey for the whole team. There you have it, mga kapamilya. He's Into Her, Season 2, General Assembly. Thank you so much for joining us this afternoon again. Mauuna man sa ibang bansa, ma-enjoy mo naman ng libre ang He's Into Her, Season 2, starting April 22. Tama? April 22. Yes, kasi March ang nakalagay dito. So, April 22. For more promo events, don't forget to follow iWantTFC, ABS-CBN Entertainment, and Star Cinema Online. Ako po si MJ Felipe. Gaya ng sabi ni Donnie, stay safe. Everybody, stay blessed. And see you all again soon. Bye, everybody!